Hi there! Welcome to another episode of our video podcast. We profile inspiring people, discuss industry trends, share valuable tips, and almost always goof around too. And as you listen to a conversation among friends with a shared passion, we invite you to sit down, get comfortable, and park here. Now let's begin. Here are your hosts, Parc Cruz and Romel Marcello. Hey, 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 Parc here, and we're live. Good evening, everyone, and welcome to episode 9 of our live show, where we invite artists for profiling. Helping me open the show tonight is my talented, of course, the one and only Romel Marcello. Go, 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 go! Yon, so hello guys, magandang gabi sa inyo, and kamusta po kayong lahat ngayong araw not na ito? Okay. Magandang. Magandang sinabay, galing sumabay sa atin eh. Sobra, kinombo tayo ngayong araw na to, kombo. And oh, sinumula tayo yesterday with, wag muna natin, pag good vibes muna tayo, ang sama ng opening na nun. Pero, pero matindi, ano natin, neutralize natin yung bad vibes tonight with our show now. Hopefully, pero definitely I'm expecting great this itong show na to, matindi to. Anyway, Romel, do some shout out first. At mukhang maraming nanonood at mga merong mga hindi natin kilala at nagbabaksakan dito. go. Eh. So yun guys, magandang gabi sa inyo. So syempre from Taiwan yung mga katoto natin from Taiwan, sila Gamarts. Magandang gabi sa inyo. Syempre si Miss Paloma Moon. June TV, magandang gabi po. Siyempre si Idol Edwin Loyola nandiyan din from LA, okay, magandang gabi. Kanina pa. Hindi ano, alas 7 pa, yes. Natanong kung di pa magsisimula. Yes, and then siyempre si Timothy Cortez Ignacio, magandang gabi po sa inyo. And then siyempre yung mga nanonood dyan sa atin from sa iba't ibang parte ng mundo, from Dubai, Hong Kong, Taiwan, Canada, LA, and kung saan-saan pa. Magandang gabi sa inyo. So before we continue, we have to thank our sponsor and the people who have been supporting our show. Alright, so thanks for Nikon Philippines, Ryan Tablante of Royal Corp, PS10 Incorporated, Sherwin of TCA Digital Square, Handito of Abacus Microcomputer. How about you, Romel? Yeah, so siyempre, ang unang-una sa akin yung Jifarin Philippines. Magandang gabi. Salamat po sa pag-sponsor. Then, Witch Haze. Maganda. Sa mga nag-vivid dyan, Witch Haze. Finally, natama mo rin, no? Oo, ang tagal kong pre-practice yan. Siyempre, DNA Perfumes. At saka, siyempre, ang Photo Keeps. Magandang gabi sa inyo. Bago yan, ah. Bago yan. Alright. So, pero bakit tayo, mga napansin ko, mukhang Japorms tayo ngayon, ah. Bakit nagbat na, no? Mukhang, anong forma mo ngayon? Normal lang sinusuot mo, ah. Eh, syempre, sobrang bangis nung guest natin. Malay mo, first impression, last. Brother, baka makapasa tayo, di ba? Hindi porke sinusuot niya, bagay sa'yo. Huwag mo pagpipilitan ganyan. At may binabagayan na fashion, pero mamaya natin pag-uusapan yan. Huwag mo kong pisahan. Nakakahiya. Pero alam ko, kanina naka-coat ka. Bakit tinanggal mo yung coat? Hindi ka tumagal? Yung kasi parang yung dugo ko sa braso parang hindi na dumadalo eh, kaya tinanggal ko na muna. Anyway, let's do some recap from last episode, which is episode 8, and I think that's 8.2, two-part show ni with Edwin Loyola. Matindi yun brother, kay Edwin Loyola na yun. Tinalo pa natin si Justice League sa kahabaan ng pinagawa niya sa atin. Pero mismo. Sobrang titi, 5 hours show, di ba? Hindi pa natuwa. Sinundan pa niya another 5 hours yung Boring Mondays with Photo World Cup group. Gabi. Oo nga. Para sabi niya, wait, and there's more. Tinaig pa natin trilogy ng Lord of the Rings eh. Kahit pagsamahin mo yung director's cut doon eh, hindi kaya abutin yung ginawa na 20 hours para ginawa natin mismo. Pero syempre yung mga shows na yun, sobrang dami kong ang dami nating napulot doon. Syempre sa una-una
yung sa episode 8.2, yeah, doon natin talagang tunay na nakilala si Sir Edwin. Then of course, hindi ko makakalimutan doon, the right way in reacting. Paano magpasalamat sa mga compliments? Oh, grabe, nakuyog ako doon, napagalitan ako doon. Isa sa mga natutunan ni Ramel, if you want any contest or anything, you want anything, if someone complimented you, huwag nyo sabihin chamba lang. Kasi it's kind of insulting for the other party who joined the contest. Ikaw, chinambahan, sila nagpakahirap. So don't use yung chamba. So just say thank you. Yeah, that's the proper way of saying ano lang, 'di ba? Replying. Tama, Romel? Marami nagalit sa inyo, no? Marami. Kinuyog ako doon. Pero yun po, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Sorry po. Hindi ko na po gagawin yon. Then, of course, yung Boring Mondays natin noong Session 25. Doon naman natin nalaman ang kalakaran sa PWC sa pagsali ng contest. The history of PWC, hindi talaga biro. Grabe. Grabe ang pinagdaanan ng mga organizers from the start. Then, up hanggang ngayon na may dinadaanan pa tayong pandemic. Sobrang galing. Hands down ako sa kanila. Pag-usapan na natin. Since current events rin naman yan. So, welcome to year 2, lockdown. And parang deja vu. We're back to stage 1 again. Parang ito rin yung last year. Nagsimula lang tayo . Na-adjust lang na ilang days ba? 7 days? Parang gano'n? 7 days? Meron nga ako, meron nga nag-post . So, nabasa ko. Mukhang, parang umulit lang. Last year, it was panic buying. Right now, panic na lang. Wala na pang buy daw. Yun yung nangyari. Yun nga sabi nila. Huwag daw mag-alala. Ano walang mag-alala? We are supported daw kasi. Supported ba? Ano? Anyway, again guys, welcome to ECQ part 2 natin. Yes. So, pero hopefully it won't last so long. It would just hanggang, I think that would be April 4. Easter Sunday. Yes, yeah. Easter Sunday lang naman. So, wag na lang kasi matigos, wag na lalabas. Tapusin na natin 'to nito para wala talaga ako sa yung opening pa lang, goodbye lagos, nabasa, narinig ko yung news, wala na. Anyway, another news would be ang galing ng ginawa ng na PLDT. Another live show, another palpak. So sinabayan tayo ng major cut ng cable nila, and so everyone nationwide is experiencing some PLDT slowdown. I think Converge is also experiencing that right now. So wala ba kinalaman ng dito doon, Romel? Hindi ko alam. Hindi ako pwede mag-comment dyan. Intriga. O nga pala, di ko. Trabaho mo nga pala, no? Trabaho, baka mamaya mag-apply ako sa kanila. Kilala ko to. Ito yung sumabusari natin sa isang show . Anyway, so shoutout ka muna, brother, bago tayo tumiretso. At ayoko na pag-usap. Ilapas na natin itong ECQ. Everyone knows about the news. So guys, I think the 12 midnight era would be ECQ would be implemented in the whole nationwide ba? Or just nationwide. Meron lang 5, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, para and tayo lang Laguna. Yun ah. Para tayo yun ah. Yung kasama daw sa NCR Plus, yun hindi daw lang yung hindi nila sinabi yung lugar ni Romel, lugar ni Park. Ano? Sige Romel, go. Shoutout mo na. So syempre, una-una maraming salamat ulit sa mga manunood. Thank you po. So shoutout tayo kay Sir Christopher Palma from Hong Kong. Magandang gabi sa iyo. Kay Maki Alejandro. Uy, magandang gabi. Kay Sir Manuelito Santos. Magandang gabi po sa iyo. Kay Rak Alush. Magandang gabi po. Baka Inglesero ito. Good evening, Rak Alush. Pwede mo lang muna Tagalog ito. Siyempre, kay Rayaan de los Rinos, maganda gabi. Oo, kasi ikaw ang gumagamit nitong holster natin . Hindi naman ako. Kay Romel Cruz, magandang gabi. Sino pa ba ang mga nandito sa ating lista? Kay Jetro Likutan. Likunan, magandang gabi po.
Yun. So, ayun. So, you know, yung guest natin tonight, actually, it's he's been a long time friend. Before the wedding pa nga to, I think, if I'm not mistaken, during the photography club, people. Pero one thing that I would always remember about this person, it's not about the photography, but his taste for fashion. Talagang, kumbaga, hindi mo siya pwede ilagay sa isang lugar na hindi mo siya mapapansin. So talaga, pero the thing here, ano siya, he's the only one who could pull it off. Kasi during that time, papasok yan sa meeting. So shit, sabi ko, cool nito ha, iba yung forma. So, hindi, kasi siya lang yung makakapagsuot na siguro sabihin na natin, tight slacks, sabi pointy shoes. Dude, no one could pull it off. Kasi, hindi, Pap, sabi ko sa'yo, hindi bagay. So, hindi bagay sa'yo. Ito, pare, siguro, I was talking to Anne Francisco that time, I think. If she still remember, pare, sinabi ko, this guy is a walking GQ. yun yung description ko dyan. Malupit, no? Oo, malupit. So, now, one thing na yun sa, pero aside from, being fashionable, meron, his images is actually visually amazing, beautiful, elegant, classy. Yun yung lang pagdating sa images. That's why bakit siya ganun kakilala about a lot. Now, and one thing, alam ko rin dyan, he's one of the nicest person in the industry. And yun, pustahan tayo. Yun, given na yun. Kasi everyone, so pagkakilala ko siya, even yung mga taong siguro naka-involve, mabait na tao to. So, ikaw ba, nakatrabaho na ba? Actually, pangarap ko sana makatrabaho si Sir Ol. Kaya nga ako nag-miss kasi baka makapasa ako. Alam mo naman, first impression last. Kasi diba? I think, first thing, alam ko, requirements nila may buhok. Second, maputi. Kaya nga ako gumagamit ng G-Farin kasi para pumuti tayo, di ba? Tapos, dude, pansin mo ang team niya, walang chan. Wala naman akong chan. Ano, wala chan? Grabe ka naman sa akin. Pwede, dude, sobra. Anyway, guys, to all the viewers, welcome to episode 9, which we titled Metrophoto, which is the name of his group. Actually, the funny thing there, I was supposed to be, ang title talaga ng show nito was not Metrophoto. I was supposed to be calling it Metrosexual. Pero I was researching, naging iba na pala yung connotation ng metrosexual. So it was not good. Sabi ko, wag na, baka magalit pa sa akin yung guest natin. So I went back to the name of the group. So yun na lang. So Romel, how about you? Yun, so syempre, let's brief intro lang sa ating guest. So he's a graduate of BS Engineering in UP Diliman. And Master of Business, finish in Ateneo, and one of the best and pinakamagaling sa wedding English industry. English mo na naman eh. Sabi ko sa'yo, huwag mo English, mahihirap. Nagkakabulol-bulol kayo. Kaya nga tinagalog ko na ngayon. Magpakatotoo ka lang. Sabi ko sa'yo, nag-a-apply ako ngayon. Baka malay mo, sana all. Huwag sana ka all, magpa-impress diba? Masado. Hindi, so, he's the one of the best wedding photographers in the Philippines. So, yes. Without further ado, let's all welcome, sir. OLY RUIZ. Yes, sir. OLY. Hi, OLY. How are you doing, my friend? Sir. Hello. Magandang gabi po. So, how's COVID treating you, brother? Okay naman. Excited to be here. Lalo na ngayon na wala akong gagawin kasi wala akong shoot. Kaya pwede tayo magtagal. Pareho tayo walang ginagawa. Kaya ka nandito tayo live. Eh. So, dude, I hope you'll enjoy tonight's show. Definitely, yes, tonight's show would be focused on you, but not regarding your work, but most of regarding your personality, your work style, your habits. So, pinaka-roots mo. So, we'll try to dig deeper kung sino si OLY RUIZ. And I'm sure a lot of people want to know, sino ba talaga si OLY? So, kasama na dyan yung fashion mo, pare. Uukayin ko yan, pare. So, imagine, sinabi ko na sa iyo kung ano yung objective ng show na to. So, let's say mga chismoso kami ni Romel. So, alamin namin lahat. So, don't worry. It will be nice naman. Yun! Promise yan, ha? Oh, don't worry. Nag-research nga kami. So, yung mga yung ibang show na nagkulang sa siguro, tanungin ka, dito namin natatanungin. So, yan. So, Romel, ano mo na? So, are we going to start? Guys,
yun. Sige, Ari, ano lang naman ako, advice lang ako sa mga viewers natin dyan, if you have any questions in your mind, just post it on the comment section, then we will raise it to Sir OLY RUIZ para malaman natin personal kung ano yung kanyang take with regarding with your question. Yan. Pag tinakot mo naman yung ano natin. Hindi, anyway, OLY, hindi. So, OLY, again, welcome to the show. And it's a practice here sa Parc here. So some of our show is normally we don't really introduce our guests properly. We don't do a long introduction. We let our guests introduce themselves and talk in a way na gusto nilang makilala ng mga tao. Kasi most of the time, lahat ng mga the things about you is already written online. And we're sobrang kalat na yung mga info. So, who's OLY RUIZ? And yeah. Okay. So, mahirap kaagad yung tanong. Oo, ano yan? Para sa iyo. Diba? Para maganda simula natin. Totoo. So, OLY RUIZ, I'm a photographer, no? I turned into a photographer, but I think for most of the people who know me growing up, sa mga barkada ko before, talagang more of ano eh, parang arts is very far away from ano who I am, no? Parang I never thought that I would be in the realm of ano of at least photography, no? Mm-hmm. So, I grew up in Quezon City with my mom and sister. Yan, mga deep ano history, and normally ano talaga ako, I'm more of a math person, kaya parang nung nag-college ako engineering talaga, kumbaga wala talaga ano, yun lang ano, engineering ba or BS science, parang ganyan. Kasi, layo ah, ang layo. Kung hindi mo matatanong, Parc, medyo magkatulad kami ni Sir OLY, di ba? Sabi ko na guy, when you mentioned math and numbers, someone just parang ano, nakiliti masyado kasi he's really good in numbers. He's an engineer too, right, Romel? But I'm not saying you're like, I'm not saying, again, I'm still gonna stick to that, you're not from OLY, okay? So, hindi. Then, galingan ni Romel, add ko lang, syempre, siya yung nag-ayos ng technical stuff, di ba? I mean, hindi naman tayo. thank you, sir, thank you. OLY, wag mo masyadong purihin yan. Sisisi ka pag bigla lumipat sa'yo yan. Pero ano, low maintenance siya, brother, pag pinakain. Sobrang low maintenance. Anyways, again, let's start a little bit. During your days as a newbie, who did you look up to? To be honest, nung newbie ako, P4, no? I started in P4, yeah. Talaga. Parang doon talaga na namulat yung, syempre initially sa club lang kami sa Intel. I worked for Intel before and office club lang kami photography. Tapos na na-introduce ako sa FIFO, syempre nakita mo na yung parang lahat ng mga marurunong talaga sa Philippines, parang ganyan. So, yeah. Doon na-open up. So parang number one talaga ang idol talaga ng si Manny Librodo. Librodo, hands down tayo Librodo. Talaga. Manny Librodo, saka dito to Parc Cruz. Pero dahil nandiyan ka rin. Pero hindi. Parang actually, hindi naman ano, may kumbaga yung genre nyo ni Parc sa ni Manny, medyo on the same ano, di ba? On the same side. So parang yun talaga, na-obsess ako dun na parang, shit, eto yung pinakamagaling eh. Parang pag malayo ako dito, hindi pa ako ready for anything. So kailangan malapitan ko muna yung quality niyan para masabi ko na bumaliktad na yung sitwasyon. Pag mabira, look at you now, brother. How I wish I'm like you, mabira. Pero yun nga, super inspired talaga. Oh, actually, obsessed nga yung term ko. Parang hindi ako makatulog sa gabi. Paano ako magiging ganong kagaling? Parang ganon. I was not expecting that. You caught me off guard there. So I'll skip the second question because it's just parang inangat ko lang na naman yung bangko ko dito na hindi napakaganda. So what was your mindset during your time na being a newbie? What was your mindset knowing that there were great photographers before you? What opened your eyes to photography totally? So yung setup na yun. I think ano, yun nga parang I never thought that I could do something that's ano like artist related, no, parang in the realm of arts eh. So parang nung nakita ko yung may nakita kasi akong kabarkada ko na nagfo-photography, yun talaga yung nag-open sa akin na parang kaya ko to. Parang
sobrang simple lang pala. I mean, kung mga simple photography, kaya ko yung gawin. So, na-obsess ako doon muna. Mm-hmm. Tapos, na-realize ko na kaya ko to. Parang sobrang bago sa akin, pero sobrang gusto ko. So, parang yun, hanggang nakita ko kung sino yung magagaling talagang, I tried to parang calculate para ba ako makakarating sa point na magaling din ako, parang ganyan. Okay. Pero yun nga, when I declare kasi, or when my mind gets switched na I wanna do something or I wanna be something, talagang gagawin ko talaga lahat para yun, marating ko yun, parang ganyan. So grabe, talagang focus grabe ka in a certain way. If you want something, talagang focus ka na talaga doon. So yun yung nangyari doon sa akin. Talaga ako, as in. Which is a good ano, na ugali for someone who's na yun yan, yung maganda nga yung tip guys. So if you're starting, if you want, let's say mag-ambition ka, talagang you have to be focused on one thing. Focus. Or else talagang hindi mo. Yes. Romel, you have a follow-up question for that? Yes, ang follow-up ko naman, Sir Oli, si paano ka nag-start sa wedding? Paano ka napunta sa wedding industry? So, ayun, magandang question. So, saktong-sakto na. So, from my friend in the office, tapos PIFO, then umatend ako ng workshop ni Dino Lara. So, Dino, inspired sa akin talaga to do weddings. Parang, kasi nakita mo naman, syempre marami namang mga photographer, hobbyist man, actually more of hobbyist yung mga nakita ko. Ang gaganda ng gamit, sobrang nakaka-demotivate na wala kang gamit kasi wala naman akong pera eh. Dahil empleyado lang ako, ang sweldo ko noon 16 or 17,000 a month lang. Parang hindi ka talaga makakabili ng camera. Okay. So, paano ako magiging photographer? Parang feeling ko kasi kailangan ko ng magandang gamit para maging magaling eh. Pero doon sa workshop ni Dino Lara, na binayaran lang ng company namin, so hindi pa ako nagbayad doon. So kasi mahal din eh. Parang 8,000 yung ano niya, workshop niya. During that time, for 8,000, mataas yun ha? Oo, actually hindi ko kayang bayaran yun. Hindi ko siya kayang atinan. So parang yung buti sponsor, tas I attended that 2 days, si Dino, nagsushoot siya, 20D siya noon eh. Parang ang 20D noon medyo luma, 30D na kasi. Tapos dalawang 20D na luma, tapos yung laptop din niya, hindi naman Mac, luma din. So parang si Dino, pinapakita niya yung practical side. Yeah. Dino Lara siya, pero ito lang oh, ang gamit ko hindi maganda. Pero sikat ako, ang dami kong iniita. Sabi ko, shit, ganyan gusto ko. So na-inspire ako sa kanya. Sabi ko, weddings na lang ako, parang ganun. Ang nakakatawa, si Dino Lara, I know Dino Lara, but not through photography. Dino Lara is one of my customer. Diba, may business ako. I don't know that Dino Lara is a movie buff. So, he's one of my customers. So, hindi niya alam na ako yung Parc na rin na yun. So, ganyan, magkakalaban niya. Pero, I knew Dino Lara when I went to photography. Sabi ko, this is the guy na, ito yung madalas bumibili. Sabi ko, photographer siya. Saka nakita ko na yung trabaho. Sabi, tama ka nga. Kakaiba. And again, doon na naman yung point na wala talaga sa gamit, nasa Indian talaga, yes. Wala sa pana na naman. So during the Romel, ikaw, meron ka pa pang follow-up doon? Or yun na yung wala. Meron akong question dito. So, what is your general opinion of the wedding industry ngayon? So, ano natin, mag-back and forth ako dito. What's your general opinion of wedding industry? What makes a good wedding photographer? What makes a bad wedding photographer now? Wedding industry right now, since I started, that was 2007, the wedding industry itself talaga has been on the uptick, talagang growth yan. So swerte din, nasabayan yun. Kumbaga, makita mo talaga from when I started up until now talagang nag-develop na siya, people are willing to spend, ganyan. Kaya opportunities are everywhere. So ang dami rin namang mga bagong suppliers ngayon, yung magagaling na reward din. I think talent is I feel na talent should be of course there when you're when you want to be a good wedding photographer. But I think in the end talaga bottom line it's attitude, no? You have to be really, kasi pag sisikat ka talaga, sometimes, lalo na yung mga taong hindi makahandle ng fame, medyo pumupunta talaga sa ulo mo yan. So, and hindi mo masisiyak kasi talagang masira man ako, naramdaman ko rin yun na parang, wow, sikat ako, feel na feel ko, parang ganyan. Pero dapat, ma-realize, minsan kasi maganda may mentor ka who tells you na, relax lang, ganito yan. Pero pag wala kang mentor, mahirap din. So parang, it's up to you to parang, paano ko ba i-carry yung parang fame na to or parang itong attention na to, di ba? Parang ganyan. Para, yun. Kasi pag sumobra at lumaki talaga ulo mo, mawawala ka talaga. People will make sure na mawawala ka. Now, kung bago pa siya maging super malala, na-realize mo sarili mo and then nag-pacify ka, and then I think yun yung secret talaga for longevity, no? Parang humility talaga, tas the right attitude, hard work. But nothing comes in naman really easy, eh. So,
Yun talaga yung secret. Kaya parang feeling ko, since the start 07 up until now, there were bad times. There were times na I think na parang I wasn't really parang ideal in terms of my attitude. Pero mm-hmm. yun nga, natuwa na rin. So ngayon, ayun, after 14 years na kasi ako eh. So medyo na, no? Tagal na po. Nasa ano pa rin, we're still known as ano one of the top photographers in ano, the Philippines. Kasi you went in with a big bang eh. Dude, kasi when you basta siguro let's say ano na lang biglang naging ball yung ano industry kasi he came up with a different approach. Let's say you went in with something new. Sabihin na natin new kasi kumbaga yun yung nangyari eh kasi sabi mga ano maganda yung pasok mo when you went in you introduced something new sa photography sa wedding photography kaya kahit ako nagulat rin kasi I was monitoring your output that time na sabi ko ang tindi na no iba na yung kulay mo pala but we'll talk about more of that so na may mga just to add okay din na when I started there was that support system I was part of the PFO club kasi parang alam mo na meron kang group of people na parang alam mo magagaling yung mga yan na parang they're behind you no parang so medyo syempre confident ka ng konti na sige kaya ko tong itagal parang kung ano man challenges so malaking tulong yun when I was starting. So yeah, let's go. Let's talk about that. It's totally different now, no? Yun yung maganda, mas maganda yung setup before ng mga forum. Kasi yung forum, we more talk is support and discussion, proper discussion. Yes, debate. So we do have debate, but it's an intelligent debate. Hindi yung bangayan na what we're seeing right now sa social media right now. Yun na nga eh. So let's say if you're starting now, mahirap na maghanap yata ng ganung support system or yung support group na something like that right now. Kung meron man, parang meron pa nga nakikita, may there's a certain group pero instead of you grow lumiliit yung mundo mo eh kasi mundo mo hindi yun. I think right now more of kailangan makahanap ka na parang mentoring na lang hindi na group talaga kagaya ng dati para pwede ka kung may magme-mentor sa'yo. Ayun, Romel, yun. May option. may opening na ba? Ayun lang. May chance. Nakaka-strike na. So, pero bata pa ako para magde-joke lang. Ayun, Sir Oli, may ano follow through regarding with the ito good and bad wedding photographer tapos your general opinion. May question lang ako. Sir, nung nagsisimula ka kasi yun nga po, yung nagsimula ka talagang nagulantang ang wedding industry kasi ang ganda nung mga approach mo talaga sa mga shoots mo. Of course, the branding itself is a big factor then of course with the name Metrophoto. So, I would just like to ask, how did you come up with the name Metrophoto? Did someone suggested it to you? Ganun po ba? Yeah, good question. I think aside from all the style, no, I think when I started photography, medyo swerte din ako that I mean, yung branding background ko, wala kasi masyadong nagbrand that time. So parang mga pangalan lang ng mga photographer. Like Dino Lara photography. So yung parang medyo may brand ka, may konting impact, tapos may logo ka, wala pa masyado nun before. So swerte din sa timing. Ngayon, yung Metrophoto, naghanap talaga ako ng name na for my photography, hindi pwede kasing OLY RUIZ eh. Parang pag tinabi mo ako sa iba, pag OLY RUIZ photography, hindi talaga stand out eh. So parang, yes. Sabi ko nga pala doon sinasabi kayo, pangalan ni Dino Lara para talagang national artist eh. So, hindi ka pwedeng tumabi doon, hindi ka mapapansin, di ba, sa pangalan. So, naghanap ako, nakita ko talaga actually yung Metro Salon, nagdo-drive ako. Metro Salon. Alayo. Sige. So, nadrive ako sa, dati na pa ako sa Menobaliches na I was driving towards, nadaan ako sa Fairview, Metro Salon. Sabi ko, wala pang Metrophoto. Parang maganda yun, Metrophoto. May dating nga. Actually, nga, nadaan ako pa yung Metro Bank. Sabi ko, parang pangit yung Metro Bank. Ah. Parang hindi masyadong ano. So, inisip ko yan, up until naisip ko na meron ding Metro Magazine na parang mas on the stylish, ano eh. Pag sabi mong Metro, more of stylish yung connotation niya. So, wala pang Metrophoto the next day, iniregister ko na agad siya sa DTI. So, yun yung ano, kwento. Pero yung during the time you're concerned, how long did it take to leave your current job for wedding ready? Yung transition doon? Good question. 2.5 years. So, 07 ko in-establish ang Metrophoto. Mid-2009 na ako nag-resign. So, hindi okay mo talaga sinugal na bitawan agad mo na yung trabaho? So, you were playing it safe pa?
Tama ba? Oo, bro. Sobrang ano, sobrang talagang sigurista ako kasi baka hype lang eh. So, I wanted to make sure na talagang siguro maski dalawang taon na akong, yung dalawang taon worth of sweldo ko nasa bookings para ng ano, sure ball parang yun. Now, ang question doon, paano mo dinivide yung oras mo? Kasi sigurado, yan yung problema, dilemma ng mga nagtatrabaho or they have an 8 to 5 job. Tapos meron pang mga ganyan. So may kumukuha ng sideline or they're starting to go for the wedding industry. So what's the trick there? Yun eh, medyo actually kailangan talaga ng swerte sa buhay. Swerte ako yun doon sa job kong yun. So I was working for Intel as an engineer and then I transferred to Deutsche Knowledge Solutions in the fourth as finance. Actually, ito siya. Ayan, no, nandiyan sa background ko. Yun yung building namin. Nandiyan pa rin sila. Anyway. So, ano ba sabihin ko? Yun, yung kinahire nila kasi ako, the company was very new. So, hindi pa nila na-structure lahat ng mga jobs. So, binigay sa akin, senior role. Pero busy lang ako sa every quarter kasi yung process ko. So, sa tatlong buwan, 2 weeks lang ako busy. So, doon sa 10 weeks, wala akong ginagawa. Well, sorry sa mga... Napakaswerte niya. Pero ganun talaga. Kasi so, doon lang ako, parang dali lang yung job ko noon. So parang swerte ako na yun, kumbaga hindi pa na-align yung mga jobs, so inaayos pa lang nila. So ang dami kong talagang time, ang ginagawa ko sa office noon, konting trabaho sa umaga, emails, tapos the rest of the time, nag-research na ako ng mga blog sa mga photographers, mga Photoshop techniques, ganyan. Tapos talaga nag-aaral ako ng photography every day. So yun, grabe. Eventually, kaya ko na mag-meet ng client sa baba ng building kasi... Ayun, for bookings, ganyan. So, ganun, medyo swerte din. Pero feeling ko, I mean, for those who have an 8 to 5 job, wag natin gawin pa rin excuse yun. Meron ka pa namang ilang oras sa isang araw eh. Kumbaga talagang tiyagain mo kasi pag hindi mo gagawin, wala, mahirap. Naawa ako bigla kay Romel kasi I remember Romel when he was still, yung ano, without the lockdown, he's still working an 8 to 5 job sa calls, ando sa office sila. And may wedding pa siya na kuminsan nagli-leave pa siya or ano yung mga ganyan dati. Parang ang layo, layo ng setup mo dito. Kaya napunta doon sa question. So, tapos anong nangyari nun, I had the job ako doon, tapos napunta, meron time na pinadala ako sa New York. Ginawit ko rin yun, naggawa ako ng portfolio sa New York kapag natatrabaho ko. Pero of course, under the company, I was still working. So pag wala akong ginagawa doon, gumagawa ako ng portfolio. So para akong, wow, meron siyang, nagpunta na siya sa New York to shoot photography, ay to take photographs. So parang medyo high profile, pero yun syempre, ginawa, inano ko lang naman yun, sinabay ko lang sa work. Ayos talaga. Ano masasabi mo, Romel? Alam mo, may kasama talaga swerte ang buhay eh. Totoo naman yun, syempre. Oo. Kasi si Romel, nakikita ko lahat ng, ewan ko, kung, let's just say, yung alam mo yung balat niya may buhok, tas may mata pa. Yung mga gano'n. So, gano'n katindi yun sa kanya eh. Anyway. Bale, panapanaon yan bro, malay mo naman. Oo nga po. Nasa starstruck yung part yung ano ko co-host ko sa iyo, Oli, kasi this, I think this is the first time he got to talk to you. When I asked him to talk to you and ano kung invite you for the show, hindi niya alam kung paano papansinin mo daw siya. Sabi ko babae ka tao, pabira. Actually, hindi nga ako friend doon. Ipapasinin kaya ako doon ni Sir. Sabi ko, grabe sige naman, lang, itry mo lang. Sabi ganun. Yun, kasalanan ko rin naman kasi. Kasi lagi liloloko kasi. Pare, si Oli, nandun. Ikaw, ayun o, nandun. So, hindi ko alam kung paano mo magbebeto sa niya. Sabi ko, oo nga, sabi ko, paano mo gagawin to? I was kidding around with him. So, Oli, what do you love about what you do? In general. Yung pinaka sa akin instant ano talaga, sabihin natin totoo, talagang natutuwa ako syempre na na-appreciate yung work ko right away. So ang clients ko are couples, di ba? Parang I think that their appreciation talaga keeps me going eh. So parang you shoot a certain a prenup shoot or a wedding and then nakita nila, then they're so happy, parang yun naman talaga yung parang habol mo dun, yung feeling na parang wow, I'm so valuable, parang I'm nagawa ko tong pictures na to for their wedding. So parang ano, walang kapalit yun, and yun yung nakaka-inspire. That's what I love about it. Yun, eventually yes. Of course meron ng perang kasama. Ay, mas masaya yun. Pero isipin mo, yun palang masaya na yung appreciation, pero pag binabayaran ka pa, di ba, sa kaka-travel ka pa, parang
sobrang sa kabila pa ng saya. Sa kabila pa ng saya yon. Ano na? Walang pinagkaiba ginagawa natin na we get to travel. It's like a paid vacation para nga yung ginagawa natin. Pero syempre, ibang level yung kinikita mo sa kinikita namin. Parang I was all the layo. Pero it's still the same. It's fun. It's fun. We get to meet people. We get to meet new friends. Yun yung maganda doon eh. We get to eat, drink. Yung bakasyon niya. Yeah, their expense, no? Pero, I mean, di ba naman talaga nyo, pero... pero, they want to give you the best kasi, di ba, parang you also give them the best. The best, yes. Parang yun, sila rin, kumbaga, they make sure that they treat you right. And it's a, ano nga, parang give and take naman yan. So, yun yeah. Nga, saka yung mga high profile na tao na parang makakausap mo na magiging friend mo dahil parang photographer mo siya na parang yung ibang tao, gusto lang nilang, I mean, idol lang nila yun. Pero ikaw, kaya mo makakonect personal sa kanila dahil photographer kanila. Ang sarap lang ng feeling na ganun. Pero yung the opportunity to just, let's say, yung mga high-end, mga celebrities or yung mga, let's say, you get the opportunity. How did you grab it? The opportunity yung mga ganun? I think yun yung ano, no? That's a good question. I think yan talaga yung, alam mo naman dito sa Pilipinas, ano talaga tayo, we are very, actually narinig ko to sa meeting kanina, which is true, no? We are a very fanatic, ano yeah. Talaga. Uh-huh. Yun, talagang, ina-idolize talaga natin yung mga artista. So, it's a big thing na maging client mo sila if you get associated with them para yeah. Kasama yun sa kasikatan mo. Pag hindi ka nagsishoot ng mga high profile, okay, magaling ka, pero yung following mo, yung bagang parang yung pagka-idol din sa inyong mga tao, less din. Totoo yan, parang yan. So, matagal ko din naman tinrabaho yun, yung to get to a high profile level, talagang ano eh, yun din, continuous hard work, tsaga, talagang maraming beses ka mare-reject. Pero, yun lang, once the opportunity knocks, talagang tatrabahuhin mo rin siya. You need to find the right connections. Yun. I think you have to build it eh. So, umpisa kasi wala pa tayong kakilala. Siyempre, lalo na tayo. Or ako, middle income, ano lang kami, family. Wala naman ako mayayaman na kakilala or mga someone who are in position. So, As you go along, you shoot weddings, dumadami network mo. Pero yun nga, pag galing ka sa medyo hindi magandang network, it takes years for you to build that. So, pag medyo malaki na yun. Ay, kakilala na ni ganyan. So, ngayon, snowball effect na siya. So, marami ka ng kakilala, mas mabilis, ganun. So, pero talagang tinatrabaho siya. There is a question aligned for that. Sabi ni Rhea and de los Trinos, yung question, Sir Oli, how did you market yourself when you were starting wedding photography? Also, how were you able to tap class A clients po? Since nabanggit niyo na po yung story of that. Isama ko na rin. Is it part of the business plan to target a certain class? So probably that's the B and A. Yes. I think ano no, yung kay Park muna sagutin natin yeah. Yung when I started no photography. Of course, I think everyone wants to target naman high-end clients no. Yeah. I think when you get there lang, ma-realize mo na parang it's not really super easy or super fun to shoot high-end clients. Kumbaga, There is a certain personality na talagang kaya mong makipagsabayan sa pressure. Kasi mahirap talaga. Pero ako, parang I enjoy it naman. Parang I really like being with them. Pero there are people na parang ayoko niyan masyadong mahirap. I'd rather do... actually, si Dino, sinabi niya sa atin niya na parang mas gusto niya yung mas madaling... kesa yung parang it's always pressure. So mas maganda yung parang ano, simple lang, parang these are less high profile people, mas madaling maka-appreciate, tapos mas madaling i-shoot. So parang mas masaya yung buhay ko, less pressure. Pwede ka rin doon. Pero tingin ko, sa umpisa, gusto mo munang matry okay ba tong high end. So I think yun, you know, we target high end first. Alright. Then later on, ma-realize mo, ito lang gusto ko. Tapos yung tanong naman ni Rommel about, ano ulit yun? Yung how do you market yourself when you were starting wedding photography? Starting. Also, yeah. And also, how were you able to tap class A clients po? Oh, that's a nice paano kumabot dun, no? Oo. So yun nga, when I started, definitely ang network ko, ano lang, middle income, parang ganyan, okay na, pinakakuha ko ng high income, above average. Ang start ko talaga, and this is my tip when I say it to my workshops, na parang,
nung nag-start ako, papansin talaga ako. Kasi bago ka eh. So parang ano bang meron si OLY? Wala, yeah. Hindi ako kilala. So parang kailangan magpapansin ka talaga. Gumawa ka ng ingay. Gumawa ka talaga ng ingay. At yung ingay mo medyo rough. Kasi kailangan talaga mapansin. Kapag medyo subtle-subtle na ginagawa ko ngayon, kasi ngayon medyo kilala na. So madali lang. Konting ano lang. Relax ka lang. Medyo suave yung style. Social pwede. Pero dati hindi pwede. Kasi hindi naman ako kilala eh. So, una, presyo, medyo mura ka, yun yung advantage mo. Pangalawa, gagawa ka na kung ano-anong parang medyo nakakagulat talaga para mapansin ka ng tao. And you have to do that consistent. So you started okay with po. The fee, you charge fee na mababa muna at first. Hindi ka nag-start yes, ng mataas. So hindi ka ba nahirapan itaas eventually? Kasi when you started? Hindi naman. Oh, when I started, parang 9,000 lang yung service only ko before. Parang yun. Pero swerte din ako, yun na, swerte ulit. Kasi ano, napansin na kasi ako sa wedding sa Turkey. So medyo may konting parang na-viral ako ng konting. So nafe-feel mo naman, everything naman is driven by demand, no? Pag medyo tumataas na yung demand, alam mo na, kailangan mo na rin magtaas ng presyo. And that's true from 14 years ago, it's true up until now. Pag mataas ang demand, that's when you know you can raise your prices. Ah. So pag wala mo palang nag-book sa'yo, syempre, ibig sabihin, mahal ka, di ba? Or you're not worth it, parang ganun. So doon sa mga nagsistart pala ngayon pala na nasimulan na nila yung pricing na mababa. Not really baba. We're not talking about yung talagang sumisira ng presyo ha. Na talaga complete. hindi, I'm not talking about yung mga legit na nagwo-wedding na they're just pricing it just probably the basic plan na ganung fee. So may chance na pwede pa pala nila itaas yan eventually when the if the timing is right. Tama yung ano. Yes. Oh, you have to ano lang, you have to create the demand eh. Saka dapat ngayon pa lang mukha kang mas mahal doon sa presyo mo. So alam nila na parang parilay sa matalino naman yung mga market, malaman na parang siguro starting lang siya kasi ang galing niya, tas ang ganda ng brand niya, pero ito lang yung presyo niya. So people will know that. So parang eventually alam nila na ano, you're built for something else, for something better. Yun. Okay. Romel, may mga questions. Basahin mo. I think after Rhea, there's another question. There's two more questions just before Rhea. So, pabasa mo na bago tayo dumiretso. So, hindi tayo maghahabol ng oras ngayon at pagsawaan natin si OLY. Siyempre, unahin na natin si Nicolo Del Rosario. Question po, Sir OLY. What camera does you use and top lenses po? Yeah. Okay, so the camera that I use right now is Sony Alpha R3. Tama ba? AR3. Yeah. Yes, AR3. Yung ginagamit ko. Tapos, ang lenses ko is Sony 24-105 F4, Sony 7200 F4, and Sony 1.4, 50mm 1.4. So, tatlong lens na yun. All around. Yan na yung ano mo, no? All go-to. Yun na yun. Tapos 85% of my shots yung ano 24-105 na parang dati nung nag-start ako hindi ako talaga gumagamit ng zoom lalo na F4 hindi ako gagamit niyan sobra pangit shots niyan parang kaya pero syempre gusto ko dati puro film gusto mo lusaw lang hindi kami talaga marunong puro yun lang dati alam mo yan yung nakuha mo yung bokeh na yan kasasama kay Paul Tixon yan rin yung nangyari sa akin kasasama kay Paul eh nalusaw na lahat ng background ko pero maganda to start with totoo yan marami ko natutunan dyan kay Derek. Oh, kasi actually he's the one who gave me ano na sabi niya, kunin mo na si OLY. Sabi ko nakapila na. So pero ano, nakasalang rin siya for April. Yun, April siya Derek. Sila. Yan. busy eh. Alam mo naman sila sa ano, busy na sa kaya ano. And there's one more question. 24-105 F4, that's nice. That's my go-to range when I was with Canon 24-105. Maganda siya. Yan yung pang portrait ko na hindi ako mabibitin ko. Gusto ko ng a little bit more of the background kasama siya. And I want to zoom, meron ako. So all around lens. Okay, yes. Romel, there's one more question from Jethro, I think. Jethro, yeah. For Sir Jethro, how would you call yourself a wedding photographer? Yun po ang kanyang first question. So how would you know na you're a wedding photographer already? Parang ganun yung tanong niya, ibig sabihin. No? Opo. Mahirap yun. Ha? Parang sinabi mo, when would you know if you're a professional photographer na rin? Eh? No? Sa amin, pag professional, you're making it as a living. Pero wedding, kasi pwede mong sideline, pwede mong full-time eh. Ano ba sa inyo? How would you know?
I think basta you're covering your shooting weddings for a fee, talagang yun na yun. You're a yun wedding photographer. Oh, medyo madaling, very ano nga yan. I mean, it's, I think one of the easiest genre to, ano, no, wedding photography genre to go into. That's the reason din nag-wedding photography ako kasi parang alam ko walang, ano, walang resistance kasi anyone can be your client, no? Your friends, your family. Pamilya mo. Opisa. Diba? When I was starting, syempre, kung makakapili ako, gusto ko sana fashion, di ba? Commercial photography. Oo. Very prestigious. Which matches your style. Oh, so, yun nga. Diba? Oo. Oh, eh, kaya lang, pag gano'n, hindi mo naman pag newbie ka, hindi ka naman basta-basta makakapasok. So, parang weddings, madali. So, weddings na lang. Parang gano'n. Okay. Yun. So babalik tayo ko at Ramela, duktong lako. Sige. When you mentioned that it took you two years na before you finally gave up your day job for a wedding, what triggered it? When was ano yung naging ano decision making? When ano yung nas that instant made you decide, okay, it's time? Good question. Yung ano, aside from the number of bookings, I feel na parang may enough leaves pa ba ako para yeah. Eh wala na, parang hindi na kaya. Yung number of bookings ko, mas marami na sa number of leaves ko. Parang tingin ko parang pag naubos to, mag-resign na ako. Pero yun talaga yun. Oh, hindi na mabait yung amo na parang inabuso mo na pag gano'n, pag ginamit mo, pag ginamit. Oh, pero sobrang bait. I would like to ano, no? I would like to para comment my boss. Sobrang bait ng boss ko doon. I have a boss in DKS in Manila. I also have a boss in New York. Sobrang nila parehong bait. So, swerte na naman ako, Romel, doon. So, talagang... Sana all po. Kaya nga, sabi ko sa boss ko, kay Marilyn Tuason, I remember, hi, if you're there. Sabi ko, ma'am, mag-resign na ako kasi ganyan. Sabi niya, hindi, baka kaya upang pagsabayin. Sige, parang will be, ano, let me know how we can work it out. Parang yan. So, dalawang beses ako nag-try mag-resign bago niya ako pinayagan. Kasi nga, as much as possible, gusto niya mapagsabay ko, parang gano'n. So, she's very, ano, sobrang bait, parang ganyan. So, nakatulong din yun. Of course, nung nag-resign ako, sobrang ready na dahil kung nung una niya ako pinayagan, baka syempre, baka hindi pa masyado. Pero, yun nabuo nang nabuo hanggang pinayagan niya na ako. So, saka yun. Sustainable na yung earning, yung the month. Opo. So, yung tama. Kasi hindi ka susugal. So, again, I'm asking this for the sake of people who just nanaisip, ay, magwe-wedding na ako at ito na yung papalit ko sa trabaho. Mag-resign na ako. Dude, guys, again, number one, maswerte si Oli. So, check nyo muna kung maswerte kayo bago nyo gagawin. Oh, before you decide to jump. Romel, so yan yung unang check mo kung maswerte ka. Second, dapat mabait. May supportive kang mga boss. Yun, sa kanya, meron na naman siya. Which is napakahirap ng mga requirements para yung pinasok mo, Oli. So, I don't think everyone has that. Yun. Kasi kay Romel lang yung magiging basis ko. Lahat yung wala pa siya eh. Actually, sell Oli sa akin, lahat expert eh. Parang ano eh, mapapasana all ka na lang. Kasi when I was starting, parang they pushing you, mag-resign ka na lang. Pinalas na. Para oh, ayun na, sige, mag-ano ka na. Oh, walang support eh. Nakita mo yung iba. Pero ano, honestly, yan yung nangyayari. Reality, Oli, yan yung nangyayari sa majority ng mga nag-jump to wedding who has a 8-to-5 job. Now, the sad thing, because of this COVID thing, things went sour last year. Kasi yung mga nandun lang na who's doing well naman, not as well as you, not as good yung ano. Talagang grabe, nakita namin yung experiences. So we'll tackle that later. So Romel, any follow-up questions before I continue? No follow-up question kasi sobrang swerte ni Sir Oli. Yan yung bahalan. No, hindi mo na-expect yan, Romel, no? Swertihan lang. Hindi mo na-expect, hindi, oo. Talagang... May halo talaga swerte. Paps, talaga. Pag mabait kang tao, sabi ko nga sa yung description ko niyan, mabait na tao yan. So, pag malapitin ka sa, mas swerte. Diba? Mabait din naman ako ah. Wala akong sinabi. So, you're the one. Ikaw nag-assume nun. Maralik. You're putting words. Anyway, so, Oli, what still surprises you in this industry? Ano ba? Ang ganda ng tanong mo, wala akong masagot ha. Aside from of course, yun yung kapaganda. Okay yan. Parang, what surprises me? I think parang ano, parang, ano ba?
pa trends ba? I think there are ano trends right now na parang I actually let's say na lang na parang what surprised me is that the growth of the industry has been non-stop, no? Para yung stock market, para kailan ba 'to magka-crash, para ganun. So para it's been nga growing. Para hindi mawawala yung sa ano sa industry nyo is actually when siguro 3-4 years ago it's still a multi-million dollar business ang ano eh, yung ano pa rin eh, ang market ng wedding. So iba talaga yung industry, pero it's not for all. Honestly, it's not for all. I tried wedding. Hindi ko kaya yung disiplina. Hindi ko kaya yung sabihin natin yung ugali ko. I'm not nice like you. So yung hindi mo, sige, let's just apple. Hindi mo lang ako mapakain, mainit na ulo ko. Eh, alam ko sa inyo, iba na. So, in devotion, the dedication, the time, I don't think I could give that. So, iba talaga. It takes, ibang level yung sa inyo. It's not for all. Correct, I understand. Actually, tama yung sinasabi mo, agree ako dyan. Tingin ko na ano rin ako, na-influence ako ni ano dyan. And again, going back to Dino, no? Si Dino kasi, tingin ko siya yung pinaka-humble, pinaka-ubay na tao makakausap mo eh. So parang, nung tinuturuan niya kami sa wedding, sinasabi niya, yung ibang mga photographer, and sikat na sikat siya noon, ha? Sinasabi niya, yung mga ibang photographer, kailangan guest meal, ganito, requirement sila. Pero ako, okay lang kung Jollibee pakain sa amin, okay lang kung ano pakain sa amin, okay lang kasi, OLY RUIZ, Jollibee? Jollibee? OLY RUIZ, Jollibee? That's before, I guess, no? Hindi na kayo, no? Hindi, okay lang. Hindi, totoo okay lang. Ako maniwala. Yun na nga. I think parang there is a time na parang, yun na nga, I think some people make an issue out of crew meal a lot. I think hindi naman sa crew meal eh. It's how they give it to you. Kumbaga alam naman minsan at maintindihan mo naman na talagang wala talagang time to get food, or parang alam mo naman na I think feel mo pag dinidisrespect ka. Ako bigyan ako ng food maski masarap, pero alam ko na parang you're being disrespected. Tingin ko ma-offend ako. Pero kunyari maski Jollibee lang, tapos alam mo naman na parang gusto talagang pakainin ka, gusto nila busog ka, ganyan. Parang ba't ka naman magre-reklamo, diba? Eh, food naman yun. Kumain na lang tayo na masarap later. Sige mo, Romel, bakit ibang version na rinig ko kay OLY mas isa? Ikaw parang ang galit. Parang hindi maganda lahat na narinig. Kaya tatakot lalo. Wala akong sinasabing ganun, ha? Sabi ko naman sa iyo, ganito. Joke. Pero so, I think yung ano, like yung mga, I mean, not even food but everything else, I think yung talagang longevity is about being ano talaga eh, parang easy to work with, teamwork talaga, being talaga, parang you want ano, like knowing that this is not about the suppliers, not about you, this is about your client, di ba? For them to have the best day possible. So parang pag yun talaga yung goal mo palagi, I think yung magana naman yan, parang it will show in your work and how much parang people would like to work with you, parang ganyan. So yun, tuloy-tuloy. Okay, since you mentioned teamwork, I'm just curious, when you started with your own team or you were joining, nag-freelance ka na sa iba? Opo. Oh, tama. Nung nag-start ako, nag-freelance ako sa kay Ranjit. Hello, Ranjit ko rin dyan. Kay Ranjit sa Batangas, he has a parang a video company there, so photo video. So sa kanya ako nag-apprentice or nag-freelance ng dalawang beses lang. Tapos yung dalawang weddings na yon saka yung portfolio ko dun sa workshop ni Dino Lara, yun na yun. Yun na yung ginamit ko na parang, oh, wedding photographer ako, tignan yung portfolio ko, galing ko. Parang ganun. Ang lupit. Yan lang. Tapos ako na yon, everything else, ako na mag-isa, parang ganyan. Mga kaibigan ko, tapos yun na pinadami. Eto, meron ako isang kwento. Meron, of course, yung nag-wedding photography ako, parang ilang taon na kami kasal niya nun. Parang 3 years or 4 years. So may wedding gown siya. Siyempre na ginamit ng wedding niya. Usong-uso nun, Park, sa Caromel, yung trash the dress. Oo, naririnig ko yan, yung trash the dress. Okay. Opo. Sobrang yun yung parang isang paingay. Kasi sa trash the dress, parang tapos na yung wedding, tapos shoot mo siya ng kakaiba. May iba, actually, extreme sinusunog pa yun habang suot, ha? So, kumbaga, talagang dudumihan mo na kasi tapos na. Kaya nga trash the dress, grabe. Dudumihan mo na. Ginawa namin,
nagbakasyon kami, dala ko palagi yung ano, yung gown na yun. So nagpunta kami ng Ilocos Norte, eh, pinasuot ko yun dun sa sister-in-law ko. Uh-huh. Sabi ko, oh, model, pinasuot mo lang, mas hindi bride. Tapos dun sa isa namang, sa wife ko, pinashoot ko din. Sa cementerio ko naman pinashoot. Basta parati kong dala yun to create portfolio lang. So parang, uy, ang galing ni Oli kung saan saan, nagbuhol siya, nag-trash address siya, wala pa rin na-trash address yan. Pero mga bakasyon lang namin yun. So parang ginawa namin lahat. Sinama para, mo na, oo, sinabay mo na lang. Oo, parang yun. Tapos yung mga, nice mga parang concept na cementerio, di ba parang medyo ano siya eh, hindi naman siya pang wedding, hindi naman siya social eh, para siyang papansin lang. Pero ganun ginagawa ko dati. Puro mga ganun, para lang mapansin. Ayan, Romelo, see? Oof. Making some noise and ideas, that's part of the marketing na kailangan. Oo kasi, nga eh. So it's not just, so it's, you're just not gonna parang ano, settle with your current project, tapos yun lang ipopost mo. You have to recreate rin yung certain concept na rin na parang open, gagawa ka ng mga concept shoot for your own para maipresent mo. Tatangent ka, bro. Para, uy, iba yun na, parang ganyan. Do you still do that? Oo. Oo, actually, parang ano, marami kami mga ideas. Pero ngayon kasi, parang swerte din kami. Swerte ulit, dahil yung mga clients namin. Yung mga clients dapat, talaga namin. Alam mo, dapat title nito show na to, swerte. No? I think it would, mas match eh. Mas nabubuo. Napil na kasi namin yung clientele na they're willing to, ano, they like these ideas eh. And hindi ko na siya kailangan gawin na parang experiment. Parang with payment na siya. Kasi people will actually ask me, Oli, ano ba idea mo na kakaiba dyan? Implement natin. So, I see. Ito ko na idea. So, meron akong idea na gusto kong gayahin yung MTV ni Harry Styles na Falling. Yung napuno yung, ano, diba, yung bahay ng tubig. So gusto kong execution and mahirap naman siya, 'di ba, pag sasabihin mo sa client ganito gagawin. Ang laki ng gastos noon eh. Pero people are willing to do that para ma-execute lang. So ngayon, technically ginagawa ko pa rin siya pero in part of what I'm doing na parang yan. Pero yung pinaplano pa rin namin siya. Okay. The way I see it, you're starting to mukhang ano, mukhang kakailanganin ka na ni Direct Paul eventually. You'll be Direct OLY RUIZ na eventually. I'm saying that. I'm saying that. Mukhang may nakikita kong makikita kasi It's not everyone cup of tea yung mag-conceptualize and create things like that. And sometimes kasi you could conceptualize eh, pero yung execution ko minsan hilaw. Pero the way I see it, you've been doing that for how many years now? Dude, walang hilaw sa ginagawa mo. It's just amazing. For us who's watching. Diin ko yung execution. I think yun nga, marami kasing maiisip mo ang ganda nito idea, pero paano mo ba execute? I think kami doon kami ano, nasanay talaga na executing it properly. Parang ganyan. I think ang magiging mindset mo dyan, if you cannot reach that 100% or sabihin nearest to that concept, you're not gonna pull it. Hindi mo natutuloy. Kasi hilaw nga kakalaw. Yun yung nagiging nakikita ko rin ang kulang doon sa iba. Kasi they would probably get ideas online. I normally see this. Then, makikita mo naman, they're trying to pull off a certain concept na ginaya nila. Pero ang problema, hilaw ko. They're not giving it all. Okay. You know, ang point na kasi doon, pag ginagawa mo na rin, give it everything. Huwag mo nang, ano, huwag mo nang i-short shake. Kasi nandiyan ka na eh. Sayang lang eh. Yun. At minsan talaga, masi kunyari, may concept kami maganda, tapos wala nang budget yung client, I'm willing to give a discount talaga para lang matuloy. Ah, so, yun, para lang matuloy lang. Okay po. Para matuloy lang, pwede naman yun. Nangyayari yun actually. Ito last week we did a prenup in ano, kwento ko lang to, we did a prenup in Subic. Na kita ko kasi kay Jose Villa na meron siyang shoot sa France na nasa beach siya, tapos meron mga parang 6 to 8 horses doon na white na parang wow, sobrang ganda nito. Kasi mo 8 horses nasa beach siya sa France, tapos nandun yung mga yung couple. Sabi ko parang hindi na nagkakapag-travel, di ba? So parang pwede to execute sa Manila, sabi ko, sa Philippines. So kukuha lang ako ng horses sa Subic, dadaling ko sa beach, tapos pareho lang. Pero sobra kasi niyang mahal kasi you will pay for each horse parang yes, 10,000. Po. So magkano na, di ba? So nung sinasabi ko sa client, umuo naman sila pero sabi nila, Oli, ang mahal kasi ganyan, ganyan. Sabi ko, sige, I won't charge na the out-of-town fee para lang pumayag kayo kasi itatransport pa. Pumayag naman sila. So parang minsan ganun para lang matuloy. Pero yun, na-execute naman namin. Pero kasi for you nga, you mentioned earlier, it's a give and take thing. So sharing the cost, would you also benefit on the output eh? Kasi if you pull it off nicely, magagamit mo and it would just raise eyebrows sa
It's gonna be an OLY RUIZ masterpiece again. Gugano, yun na lang. O, hindi kita binubilog, ah. Pag sinasabi, ako bihira akong bumati ng magaganda. Pag sinabi ko, totoo, hindi ko kita kailangan bilogi ka. Hindi mo na kailangan nun. So, yun. And again, yun. For the record, guys, hindi ko imbita si OLY para sabihin na kami yung nag-i-influence kasi lagi nagiging trend dito. Lahat ng guests yung sabi. Lagi ikaw, no? Oo. Hindi ako namimili ng nagkakataon lang. Yeah, na hindi kasi malayo yun dahil yung nag-start ang photography, nag-boom ang photography talaga. Ikaw kasi nandun eh. So, para sinabi mo, dude, hindi naman ako gano'ng katanda, brother. I was just ahead for probably a year, probably. Kasi kami ni Librodo, we started 2005 eh. Yung mga ganun. So, hindi tayo nagkakalayo. Yeah. Siyempo, kasi ikaw, may swerte ka rin kasi. Kaya, sakto talaga. Sino? Hindi. Ikaw. Kasi kami, OLY, yung sabi nga ni OLY, he was just lucky when he started sa wedding. Ano na yan eh. Yan yung start ng boom eh. Sa amin, when I was starting, wala pa masyado gumagawa ng ginagawa namin sa mga digital kasi simula rin ka, mainit ka kasi simula lang talaga ng digital camera during that time. Kaya lahat ng gawin namin is something new. Yun. Yung nga lang, unahan na talaga during that time kasi sabihin nga yung time na yun, nandiyan sila Richard Larios, Manny Librodo, tapos ang dami na eh. So, pakikita mo, so talagang swerte ka. O nga, no, tama na. Swerte nga. Oh, swerte. Swerte ka. Right timing. It was the timing. Okay, Romel, may question si Jetro, pero para hindi ma-preempt yung isang question, isasabay natin yan doon, ha? So, alright? Oo, nakita ko na yung question ni Sir Jetro. So, meron kang follow-up, Romel, before I continue? Regarding with the follow-up, actually nasagot na ni Sir OLY. English ka ng English kay OLY. Hindi yan yung basihan niya na pag-ahir, pag-ilaw. Baka English din. Hindi, ngayon ko lang nalaman na most of the... Kasi gusto ko sana itanong yung paano siya nagkakama up with the concept. Kaya lang nasagot na si Sir OLY na most of the ideas pala is nanggagaling sa kanya na ini-introduce mo yun sa mga clients. Then the clients will decide kung itutuloy yun or hindi. Meron ba mga instance, Sir OLY, na talagang hindi gusto ni client yung idea pero gusto nila na ikaw pa rin na mag-shoot pero with a different idea? Yes, nangyayari naman yun. Ang style lang di ang ano lang dito talagang tinatantya ko rin kasi yung client. You will see naman if the client is ano eh, if is willing to do something radical talaga, yes. Or medyo middle of the road na gusto nila, Metrophoto style lang na simple lang, parang ganyan na okay pa din. So tinatantya ko sila. Nasa makikita mo naman how they are eh, paano din sila, gaano how much of a fan din minsan sila, parang ganyan. Yun. So ganun ko siya tinatantya, Romel, para hindi rin ako ma-reject. Ayaw mo naman, ayaw natin na-reject, di ba? So, yes. Yung approach mo medyo tama pa rin, tinatantya mo sila. So, ganun. Ayun po. Sir, regarding with showing ideas, do you show some sample photos o kinikwento mo lang siya? Parang... Depende. So, kagaya ng dalawang insinite na example, for example, yung kay Harry Styles, may MTV, pinakita ko MTV sa kanila eh. So, parang ganito yung gusto kong gawin. Pati yung kay Jose Villa na picture, pinakita ko, this is what I wanna do. So, syempre, ang nakakatakot lang pag gano'n, yung peg kasi sobrang ganda eh, di ba? So, parang ina-expect nila. Expectation versus reality. Reality. Mahirap yun. Parang mo ito na isang France. So, medyo kailangan mamasahihin mo rin yung expectation na, ganito, pero syempre, nasa Pilipinas tayo, baka. iba yung mga, saka yung mga kabayo dito, mas payat kumpara doon. Yeah. Reality lang. Totoo tayo, ate kuya. Kaya ko i-execute, pero wag naman ganang kagaganda. Alright, so, Romel, one more, meron pa? Wala na. Okay ako doon. Okay ako. Proceed tayo. Okay, sige. Na-move ako. Sige, tingnan mo yung sa public kung meron pa. Ang question is yung kay... Actually, si Sir Jetro, which is... Sige. Later natin yan. Sige. Okay. Okay. Worst experience in the field of wedding photography. How were you able to cope? The site one, probably.
Ano ba? Ano ba worst experience? Hindi naman siguro lagi kaswerte. Oo, kasi kamalas din, no? Ano na ba? Naiwanan na, na-late na ba? Ano ba nangyari sa akin? Parang, sample nga. Ano ba ang mga nangyayari na hindi, ano, na unfortunate? Parang, sige nga, kinakalimutan ka nga lang. Bigay mo hindi naman sa mga nangyari, pero walang ito nakakatawa, Oli. Ang tatanungin natin si Romel regarding mga worst experience para maging relatable tayo. Sa kanya yung ano, kukuhan tayo ng experience ng mga worst. Wala tayong makuha maganda. Nahihiya na ako. Parang alam ko na yung gusto mong ipunto dyan eh. Hindi, nagkataon lang. Ikaw tinanong ni Oli, hindi naman ako nagtanong eh. Actually, sir, Oli. Actually, sa akin. Hindi, sir, Oli, since fashionable ka, actually, ako, lagi akong presentable okay. Na pupunta sa mga weddings. Okay. Let's just, sige, bubuhay ko yung questions again. Ikaw, Lola. Okay, Oli, you started a trend, okay? Everyone wants, I don't know, everyone, when you started, you basically, you made photography look good. Okay? Ganun na lang. So, syempre, when they see someone dressing that way, uy, that's cool. Gawin ko kaya. Yung alaga ko, syempre, nakita, nagsuot ka kasi ng mga tight slacks, yung mga sling, mga skinny, yung mga ganun. Syempre, gumaya. Syempre, may binabagayan na katawan niyan. Syempre, hindi ka, mahilig pa mag-squat. So, syempre, alam mo na nangyayari sa mga pantalon na nagsasquat, di ba? So, yeah, you work. So, meron ka bang na-experience na wardrobe malfunction? Malfunction po. Yeah. Ah, yes. Totoo, nangyari na sa akin yan. Ayan, no, Romel. Sabali pa ako. Bumukas talaga yung pants ko. As in, ano, bukas na bukas siya sa ilalim. So, tao ka nga, Romel. Tao ka, Oli. Nangyayari rin pala sa'yo. Nangyayari, sabi ko sa'yo eh. Totoo. Yan, meron ako mga malas moments. Kasi sa akin, so, bukas na bukas yun. Ang nangyari, buti, nasa ano kami, nasa Bali kami, buti na lang yung designer nandun, ang bait din niya. So, tinahin niya yung ano ko, tinahin niya agad yung pants ko para mga 5 lang. Oo. Yun lang ang pagkakaiba natin, Sir Oli. Sa'yo may nagtahi ng pants mo. Kasi ako, actually, nagsushoot ako, pre-gown. Kwento mo, just for the sake. And we're live, by the way. Ha? Nag-shoot ako ng pre-gown, Sir Oli. So, ang shoot medyo intimate na, medyo budwa, ganyan-ganyan. So, ang nandun lang is bride ako, then the coordinator. So, shoot kami. So, syempre, kailangan kong umisquat. Then, hala, nasira yung pantalon ko. Sabi sa akin ng coordinator, Sir Oli, ay, sir, brief agad. Sabi gano'n sa coordinator. Ma'am, anong gusto mo? Anong gusto mo, ma'am? Sabi ko, ganyan. Pahiram na lang po ako na sinulit tsaka karayom. Sabi ko, ma'am, bigyan niyo lang po akong 5 minutes. Magtatahi lang po muna ako sa banyo. At least kay Oli, may nagtahi. Oo, sa akin wala. Ako nagtahi talaga. Sabi ni Ken Go is watching, sir. Ken Go, nice for you to drop by. Sa ang ano niya, tape from the inside daw ang solution. Hello, Sir Ken Go. Naalala ko si Ken Go, yung mga ano namin, yung workshop niya dati, parang isa yan sa mga inatinan ko kagad nung nag-start ako ng photography. At pag sinasabi ko dati, attend ako natin ng workshop, hindi ko naiintindihan yung mga concept. Kay Sir Ken yun, kasi lighting, di ba? Outdoor saka indoor, sobrang information overload. Parang, grabe yan. Grabe. Parang ganyan na, inatinan ko lang, parang ganyan. Pero yun, eventually of course, pero yun, naalala ko lang. Hi, Sir Ken. So yung mga wardrobe malfunction is just normal. Nangyayari. So how do you prevent that? So you just bring, kasi hindi mo naman pwedeng hindi rin gawin yung you look good, pero
you have any tips for people? Nag-fashion na lang tayo. Siguro ano ba? I think you need to ano. Siguro you need to ano lang. Bring ano. Bring extra. Pero ako wala ano, alam mo sobra kasi akong ano, yun yung ano ko eh, yung personality ko eh. Hindi ako, wala akong backup palagi. If you think of me, parang medyo risk taker kasi ako. So, sa damit wala. Ang camera ko, ang body ko ngayon isa lang. Hindi ako nagdadalawang, hindi wala akong ano, backup body. Ang pinaka backup body ko yung mga luma akong Canon. Kung may mangyari man doon sa phone ko ngayon, wala akong pareho noon na ano, na backup. Okay. So, ganoon ako. Maswerte ka naman tao, hindi ka naman katulad ni Robel. Okay lang. Okay na yan. So, yan alam, yan magigibe. Ay, hindi, alam mo na. So, something worse, yun pala, nag-shoot ako ng, ano, ng prenup na nabasa yung camera ko na wala akong backup. Yun, oh, nangyari na sa akin. Oh. So, how did you fix it? Or how did you cope up with the camera? Ginamit ko yung camera nung assistant ko na parang ano lang siya. Inalimutan ko yung model nung camera niya, pero hindi maganda. Pero yun, dalawang set pa yung ginamit ko. Nung saka, yung parang ang hirap bang labanan nung feeling na down ka, na wala ka ng camera. Tapos ang ginagamit mo pang habol ngayon, yung parang camera na hindi naman... hindi naman ma-produce yung gusto mo. Yeah. Oo, di ba? Parang paano to? Parang ganyan. Saka, siyempre, doon sa client, pinapakita mo na ang ganda saka okay, di ba? Para pinipretend mo kasi syempre pag may problema, mararamdaman nila yun. One of the worst times yun. Kasi nga parang yung antanga-tanga ko, alam ko na kasi na delikado na magbabangka ako eh. So we are in a yacht, tapos gusto ko kasi yung shot away from the yacht. So kailangan magbabangka ako na separate, di ba? Walang available na ganun. So ang kulit ko, nagpahanap pa rin ako, ganun kasi ako eh. So nakahanap siya ng maliit na fishing boat, maliit lang siya talaga. Na pagka yung tubig halos ka level na nung ano nung bangka. So yun, umalo ng medyo konti-konti lang sakto na basa yung camera ko. Hindi ko nga na-shot yung parang away na yun eh. Hindi ko na na-shoot yun. Wala lang, sobrang sisi talaga ako noon, parang may mga ganun akong ano. Actually yun yung mga ano ko, yung mga regrets ko minsan, parang dapat ba hindi ko na ginawa kasi wala namang, parang it's too much. Kaya lang yun din naman yung same personality ko kung ba't ko na-achieve yung mga kakaiba kasi ganun ako. So, minsan talaga, yun, swerte, minsan hindi mo talaga, may malas din sa ganun. Okay. Pero pag na-achieve naman siya, talaga po, yun, okay. Worth it naman po talaga. Yun, parang ganun ako. Ayun, Romel, any follow-up question? No follow-up kasi na-share ko pa yung wardrobe malfunction ko, nakakaya. Okay yun. Good. Natawa kasi iba yung expression nung Kiromel, iba eh. Iba yung sa iyo, may tumulog. Kiromel parang ano, kulang pa alisin siya doon eh. Anyway, okay, marunong ka magtahi, parang ako niya marunong magtahi. Wala eh, wala na, diretso na kung ano-ano tahi na ginawa ko doon kasi 5 minutes lang hiningi ko. Bakit kasi nyo sinimulan yung style na ganyan eh? Alam nyo namang gagalaw kayo ng gagalaw eh. Ano, sabi ko nga kay Romel, para to avoid, mag-spandex siya. Siya magpauso ng naka-spandex na, no, diba? Sa wedding, diba? Diba? Oh, diba? Pag-uusapa ka pa, no, diba? Naku, wala superhero, diba? Totoo, sa umpisa naman, hindi mo kayo, di ba rough ka muna, basta mapansin ka lang, tapos diba, makapas, mag-spandex ka, brother. Wala na akong iaharap na mukha sa kanila. Anyway, yun. Okay, Oly, can you still consider wedding photography as a form of livelihood now with the current situation? Yeah, I mean, if this stays, I think last year, medyo ano, no, with all the uncertainty, alam natin na parang mahirap siyang sabihin. Mm-hmm. But right now, with how it bounced back nung nag-open up last maybe September, October, parang kita mo na kaya naman eh. Parang I think talagang ang bilis din niya bumalik eh. Parang wala siya mula nung nag-lockdown hanggang nung mga July, August. Pero pagdating na September, when it started to ano na, to loosen up, ang bilis din bumalik nung events, parang talagang alam mo na hindi mo siya maano talaga masusuppress eh, yung people who wants to celebrate. Yeah. So, thinking about it now, even if we are in a lockdown, the fact that there are vaccines already and you know, we have experienced to bounce back, definitely, ano yan, talagang one of the, I think parang, ano ba dito, parang stable industry long term.
yun nga, I was telling the boys kasi sila, aside from Romel, kasi isa sa mga team, puro wedding rin yung mga kasamahan ko. Ako lang ngayon hindi nag-wedding. Yung when they were down, I was telling, it's not actually a lost business yung what's happening right now because they'll eventually continue that. But it's more of a defer lang yung date. It's just moved. Pero definitely, it's not a lost business kasi magpapakasal pa rin yung mga yan. They would still have events. So, yun pa rin. So, don't lose hope. Yun lang naman yun. And look at now. Tama nga si Oli. It's slowly going back. With the vaccine, it's helping out. Kaya nga, kahit paano, makakatulong na rin yan. So, just take time. Yun nga lang diba, in-interview natin yung mga So I think yun lang, this downtime, for example, everyone is not doing anything, ano bang gagawin mo para mag-bounce back ka, you're better than ever. I mean, not better than everyone else, but at least from bago mag-lockdown hanggang pagkatapos ng lockdown, gumaling ka ba para may natutunan ka bang bago, para may iba kang i-offer sa clients mo, parang I think yun yung ano. Eh, parang hindi ka rin down, di ba? At least you know na parang I'm ready whenever it's ready rin. Parang ganun. Tsaka ano eh, para sa industry nyo, parang nga itong ano eh, start from scratch lahat eh. Parang starting line na naman lahat eh. So pantay-pantay na naman. Kasi nga, lahat nawala ng project. So pero dito, starting all over. So kanya-kanyang gawa ng ingay na naman para lang to get. Yun yun eh. So, ang maganda nga doon, parang lahat nga kayo. Kung medyo dehado ka dati, okay, kasi parang pantay-pantay uli kayo. Kung lamang ka dati, nakaka-inis yun kasi pantay-pantay na naman kayo. Yun. Romel. Actually, may question, may funny question lang din dito pala. May nabasa ko lang din regarding with the yung worst experience. Balik ko lang din. Sir, Oli, na nag-i-start ka, napagkama lang ka na rin bang waiter or coordinator malabo sa wedding? Malabo kay Oli. Sa itsura niya, hindi mas mapapagkama lang kasama sa guest niya kaysa waiter. Hindi, kasi ako, masipag ako, parati ako may hawak na camera eh. So, sa parati ako nagsushoot. So, hindi ako mapapagkamalan na ibang klaseng supplier. Hindi, ako lang. Pero, may hugot. Parang isang ka palagi, di ba, paano ka mapagkakamalang waiter or ano? Siguro kung nakatambay ka, or parang parang ka coordinator, nagmamando-mando ka lang dun, eh, mapagkakamalang ka. Pero pagka nagsushoot ka, may hawak kang camera, galaw ka ng galaw, baka hindi naman, parang ganun. Ayun. Yun. Bakit, Romel, ano nangyari sa'yo? Napagkabala ka waiter? Ah, hindi naman ako napagkabala. Ah, kaya ko, ikaw eh. Alam mo naman, nagsasalo. Yung mga tanong mo, kuminsan base. Huwag tayo mag-ano. Siyempre, nasa suot din siguro. Alam mo lang, iwasan na natin. Classic looking colors and wardrobe. Talagang baka mahirap iwasan. Saka huwag kang magpo-poncho kasi yung mga coordinators, di ba, yung uniform nila poncho. Huwag ka ganun. Tama, yun. So, asan pa ba mga question? Siguro address natin later yung ibang mga questions kasi... Sige, balikan natin. Para dire-diretso tayo. Okay? Oli, you still okay? We good? Yes. Pwede ba ako mag-plug? Yes! Shoot. Dude, this is your show. This is your time. You have all the time. This is sayong-sayo itong oras na ito. Go! Plug ko lang pala to kasi one of the my video... photographer friends, no, si Beam Fabian Pioxon. Fabian kasi kasabay ko to nag-wedding. Starting kami 2007 hanggang 2011, parati ko yung magkasama hospital and they need help. So for those of you who are interested to help kay Beam, no, you can visit my Facebook page, nandun yung details on how you can help. So plug ko lang yun para for Beam's support. So yun, praying for Beam and Jen, hope everything went good. Okay. Saka Romel, get the details from Oli para pag once we do the replay of this, isama na natin yung details. Yeah, thank you guys. Si Sir Fiben Texon po ba yan? Oo, si Binti Oxon, oo siya. Na sobrang bait niyan. Nako. Sige po, sir. Sobrang nakakaano rin. So yun nag-start ako, kaming dalawa yung palaging magkasama noon, parang alos every week meron kaming wedding together, yung first 4 years namin. Ah, okay po. Ang hirap pag mga pagkasamahan mo na talaga may nangyayari. Anyway, yun. Mabigat yan. Anyway, okay, Oli, in your own opinion, how good are Filipino wedding photographers compared to international ones?
I think we're top tier. I think we're you can pit us with the best of the best. I'm sure of that. So I'm sure meron din magagaling sa ibang countries. But we can kaya natin makipagsabayan diyan. So it's a matter of exposure din and culture. Ang advantage sa atin is that matagal na rin yung wedding industry to test develop na. So pag develop kasi ang market, maraming nagta-try, maraming magaling, yes. Di ba? Secondly, yung culture natin, I think mga Filipino parang we ayaw ko namang gawing negative to, pero we are willing to try, hindi tayo mahihayin masyado . Parang I think yung style natin sa photography kakaiba, para okay sa atin na medyo mag-post ganito, iba ang western style kasi very laid back . Parang ayaw nila na masyado post. So I guess in that sense maraming natatry kasi marami tayong ginagawang concept compared to them. So advantage sa atin yun, kaya kaya natin talaga. Tama, no? Tama, kasi more on the Asian countries ang nakikita kong mas dairy or mas more conceptual, yes. ang dating, no? No, tapos sa kanila ganyan. More on the classical template na, yes. na 'di ba? Walang masyado yeah. Posing. Oh. Culture talaga 'yun. Ayaw nila masyado magpicture talaga, parang 'yan. So, minsan pag mag-shoot ka talaga ng out of the country, normally parang Filipino yung isa, yung babae or yung guy, parang sila yung mahiling mapicture. Yung Caucasian, ayaw nun. Ayaw picture nun. Okay. Bahala ka sa buhay mo, ganyan. Romel, meron ka doon? Follow-up? Regarding with the follow-up dyan sa question nyo, yung... Bel, pwede ko bang i-add lang bago mo tanong? Yeah. I think, and based dito sa mga dati kasi I did a workshop in Indonesia with like all the other parang wedding photographers from Asia. Iba din talaga, I think one of the most advanced in terms of market is Indonesia. Makikita mo how they are ahead of us . Siguro mga 6 years ago. Minsan, yung ginagawa natin ngayon ng mga out-of-the-country shoots sa Iceland, sa Norway, dati yung normal na sa kanila. Kumbaga, naunang talaga sila. Tapos, okay. Talagang millions for their wedding, talagang todo-todo. Tayo, alam mo, nakasunod tayo nun . Parang sa atin, nade-develop pa lang siya. So, makikita mo talaga na ang gagaling ng photographer sa Indonesia just because nga, developed yung market. Sa tayo, sumusunod tayo dun. Kaya din natin yun. Okay. Okay po. Sir, regarding with the question, yung differences between Filipino and international ones. Sir Oli, what do you think is the best characteristic na meron talaga tayo? Aside from yung masyado nga tayong daring, what other stuff or what other characteristic na talagang angat na angat tayo when it comes to Western type shoots po? I think also na parang we're not, kasi ay, parang I think we're more I think sa atin kasi parang okay lang sa atin maging photographer, parang it's something that we are sa atin siguro mas prestigious ang trabaho ng photographer kaysa sa if you're in the in the western, parang mas sa atin mas yan. So I guess mas sa atin mas we carry it with more pride than them, parang ganyan, being a photographer. So that helps us parang produce better pictures ganyan, and yun, yes yun. Po. Okay po. Thank you very much. Pang-Miss Universe ang ginagawa ni Romel . Hindi, pinaganda ako maigi to. Nga. Very good. Very good. Trivia, really thought Metrophoto. Nice trivia. Really thought Metrophoto was under Metro Magazine. Yan, from John Agner. Diba? Pwede mo pa rin naman i-continue na isipin yun. Okay lang sa akin. That's the mind na nun. Yan yung mind games na ginawa ni Oli talaga, na pwedeng yung i-relate ko kanino related yung metro na yan. Marami pwedeng Para yung actually pag-iisip mo yung Kuya Jay, kala mo kay Jerry ko yan . Pero hindi naman sa kanya yan. Pero diba? It helps sa parang Oo nga, no? Diba? Yun. So, ayos yun. Oli, any regrets or things you wish you've done before but can't do it anymore in terms of photography? Well, madami din. To be honest, I'm very happy naman with where I am now as a wedding photographer. But I think if I explored more, for example, advertising, ganyan, and commercial, I think pwede din siya. Para it's a harder route, I guess, because you need parang
the right connections and talagang hard, parang tingin ko yung penetration parang hindi sigurado eh. So yun, para I choose the route of weddings. Pero hindi ko rin sure kung mapapan out yun if I did that. I think bagay din yung ano ko eh, yung personality ko sa weddings because I'm a very impatient person. Hindi ako pwede, for example, sa landscape na antayin ko mag-sunset or parang mag-sunrise. Ano tayo? Hindi tayo pwede. Agree tayo dalawa, hindi tayo pwede doon. Diba? So parang tingin ko talaga parang bagay na bagay yung wedding sa parang madalian. O sige, ayan na, kailangan na mag-reception, shoot mo na, dito na, ganun. So yun, bagay sa akin yung ganung ano. Ganung type ng work. Yes, exactly. So yun. I think ano naman, yun, parang wala namang ano, regrets. Hopefully siguro I would have started earlier. Pwede yun, or I would have taken art school. Baka mas pa yun. Ako Pero other than that, wala naman. Yun. Romel. Siguro, i-follow through ko na dito yung kay Sir Jetro, yung kanyang, since nabanggit mo na Sir Oli yung arts, may question kasi si Sir Jetro, sabi niya, Sir Oli, how did you start your own unique visuals and styles in wedding? Ay, sandali lang. Isabay ko na yun sa question ko. Kasi yun yung sa visual. Meron akong main question ako for that. Sige, sasabay ko. Babalikan ko yung key. Ano? Pero, pang bigyan mo akong time to prep it up. Mapipray okay, maganda sige, yung sige. Question. Eh. Oh, sige. Anyway, Romel, ano mo na? Sa'yo na yung second. Sa'yo yung next question, yung ano, for that. Sige. Ikaw na magtanong. Mas relate, mas makaka-relate ka dyan. Opo. Sir Oli, do you ever visit back those great places and bring a different couple to the same place? Preferably no. So yun yung ano no, parang if okay po. As an artist din, ayaw mo naman talagang umulit eh kasi parang nagawa mo na yan eh. So parang mas mahirap na pagandahin ulit kasi nagawa mo ng maganda. So yun na meron ng ganung kagad na connotation na mas mahirap, so ayaw mo. Pero syempre minsan ano naman, call ng couple if they want to shoot for example in the Eiffel Tower again, then you have to shoot there again. So ano ko na lang yun, I will take it as a challenge na iibahin ko talaga. There iibahin will not mo. Be a shock. Opo. Okay. So ano na lang talagang pagpapaguran ko yun na iba ko, iibahin natin parang ganyan. Pero definitely hindi na ano, lalo na dito sa Manila ngayon paulit-ulit kasi di ba bawal mag-travel. Yes. So yung mga locations dito paulit-ulit. So kailangan may foresight na din. Lalo na kunyari weddings, pare-pare ng church. May foresight ka na parang dito today, tapos next time mamememorize mo, hindi mo na ulitin yun. Pwede naman, kaya naman, no? What if the couple decided, I want this only, gusto kong ganitong shot mismo. You would do that, right? O hindi pa rin. Pero no, okay lang Park, isa lang dalawa, gusto ko tong share dato, sige gagawin ko naman. Syempre parang happy sila, pero hindi ko na po-post yun. Hindi mo na ipo-post kasi magiging redundant. Okay, yeah. Opo. Oh, parang ganun. So, at saka in respect na lang doon sa unang couple na gumamit ng konsepto na yun. Yun na rin yung para doon na hindi mo na uulitin. Yun. Oo nga naman. Alam mo naman tayo, pagka-artist natin, ayaw natin ng, di ba, ay pinulit na yan. Diba? Mahirap. Tayo, pero ang hirap, kahit mahirap rin, mag-come up with new ideas, lalo na ngayon, na gamit na halos lahat, di ba? So, how would you be original? Nakakainis, nakakabaliw nga naman, totoo nga naman. Sinabi mo pa. Kaya, tapos lahat ng lalaki tayo, Oli, gusto ko iba yung sa akin ha. Okay, syempre, lahat naman sila gusto nila iba, pero di ba paano, parang ganyan. So, okay. Ito, this is not part of the question, but it came from that your answer. What if, ano, what's the feeling of Mr. OLY RUIZ if other photographers would probably copy the concept itself na ginawa mo? Okay lang naman sa akin if they wanna, ano. I think, ano na, to be honest, nakakatulong din ang maturity, no, ang experience. Para siguro, if I were new, na parang feeling ko, parang gusto ko, i-claim mo akin yan, ganyan. Siguro, may ganyan kasi, di ba may mga ganyan-ganyan pa rin ngayon. So, how do you handle that? Let it pass, move on, what? Ano na ako ngayon, ano na yung keber na yun, hindi ko na talaga papansinin. So, even if they call it to my attention, Oli, ganito, may nanggagaya sa'yo, may ganyan. Parang nandun ako sa point na parang, okay na. Kumbaga, na-establish ko na si Metrophoto, maski makita ng tao yan, parang more of, siya pa yung masisira dahil ginaya niya ako, dahil alam naman ng tao na akin yun eh. So, nandun ako sa point na yun. Kaya okay na. Po. Iba pa yung usapan na nagpaalam sa'yo, Sir Oli, gami, pakapi ng konsepto, iba pa yun.
Ay, oh, actually, papayagan ko yun. And syempre, ma-appreciate ko yung mga ganun na very respectful na tao that they ask me, parang ganyan. So, okay lang sa akin. Pero syempre, they should just know na parang if they're gonna do it, there's a risk for themselves na parang syempre, pakocompare sa shot ko. Siguro kung kaya niyang gawin na mas maganda, okay then parang ganyan. Pero yun, I mean, I'm okay with kung gusto nila gawin or what, parang ganyan. Wala na akong problema dun. Oh. Ah, okay. See, attitude, okay, okay, attitude. Okay, diba? Nga. Kaya nyo. Oh, ano, ba't na-overwhelm ka na ba? Diba talaga gagawa na po yung group eh? Na-overwhelm ako. Dude, we're getting old. Wala eh. So, OLY, okay. So, since ito na yan, name five Pinoy photographers that you but admire. First. Hindi ako nagpapabati dito, kaya wag ala, kahit, kung kung ano na lang. So, choose. Si Parc, si Parc. Oo, na, kanina so, yan. So, ginaibin na si Dino, hindi ko na sabihin si Dino. Yung mga, well, five ba na Filipino, no? Para baka sabihin nila, ano, no? Just in general, hindi lang wedding to, kaya ginawa, supposedly sasabihin ko nga five wedding photographers, but I decided just to make it Pinoy photographers na ano, para in general, different genre or anything na napansin mo that caught your attention, yung mga ganun. Para tong Mount Rushmore, no? My Mount Rushmore, parang yan. Oh, yeah. Sa fashion, I'm really, to be honest din, sa ano naman, part of Metrophoto style, and I've said this na before, was influenced by how Mark Nicdao shoots eh. Ah, so, Mark Nicdao, yeah. Nakita ko yung Rogue magazine before when I was doing weddings. Sobrang din akong, yun yung mga, yung mga styles na yung pinagsama-sama ko yan, yung mga sinabi kong photographer. Si Mark Nicdao yung parang last piece of the puzzle for me. Parang yung fashion sense ng Metrophoto. Kay Mark Nicdao ko talaga nakuha. Ah, that sobrang explains ganda, the fashion okay side ng ano. Okay. Sobrang ganda ng mga Rogue shoots niya doon na parang pwede to gawin sa wedding, pwede to ginagawa sa wedding. So yun ang naisip ko. So that's why parang nag-shift ako to a little more sexier, parang ganyan, more edgy, na parang ganun yung style kay Mark. So yun, influenced by Mark din. So yun, I'm, syempre, yun, I have to mention him, parang ganyan. So sasama ko na rin, wala akong maisip na lima eh. So si Dino, yan si Parc, si sinasabi ko yan, si Mark Nicdao, yan yung Manny Librodo. Manny Librodo. Ano yung isa ko pa akong sasabihin ngayon eh? Paul Tixon. Baka magtatampo yun. Nanonood pa naman. Yun ang pang lima eh. Yun ang sabi ko pang lima. Si Sir Paul, of course, si Direk Paul. Baka makalimutan, baka hindi na tayo pansin. Alam mo naman, mas tumanda sa atin yun. Mas iba na ano. Totoo. Pero yun talagang yung influence ng mga yun, yun talagang parang nagbuo nung ano ba yung Metrophoto look, parang post-processing, plus posing, plus wedding, ganyan. Parang pinagsama-sama mo yun. Yun, ganun. That's how I was able to come up with my own style, parang ganun. Which is ang ganda ha. Hindi totally puro wedding ang kinuhanan mo ng inspiration, no? Talaga may Mark Nicdao na, which is hindi ko naisip na yun yung fashion part nung ginagawa mo. So hindi ko naisip agad yun. Nice one. Yun, nice. Romel, ikaw, may tanong ka? Wala akong tanong doon. Go ahead tayo dyan. Pero yun, up until now naman, kaya rin parang wala akong masyadong masabing Filipino na kasi parang I look to international photographers nga, parang what do they do in the best markets ba? Parang yung peg mo, best of the best. May iba parang, naman, yeah. I mean, okay Filipino, po. Pagkakaling tayo dito, pero you have to look outside din, parang ganyan. Hindi, you have to evolve rin kasi, diba? Kumbaga, kung Pinoy ang magiging basiha mo lagi, kumbaga, sanay na makita ng tao yan eh. So, something different na naman. Okay. Yun. Pero we're not shooting down the Pinoy photographers. Sabi nga namin magaling. So, baka mabalikan nyo kami. Wala kami sinasabi gano. Anyway, so OLY, walk us through your daily routine as OLY. What are the things you can't leave home without when going to work? Okay. Actually, yung pinaka-importante sa akin, pag sinabi mong ganun, Parc, what do you mean? Like things that I bring? Umpisahan natin. Sige, yes, actually, yeah. It's two questions. So let's talk about the daily routine of OLY. Yung ano lang, this is more personal, not work. Una. So, when you wake up in the morning, what do you do? Para kanta yan eh, actually. Ayoko nang gawin kanta. Kung alam mo yung kanta ng Batibot, yun eh. So,
So I wake up normally late talaga. I'm not a morning person. Sobrang ayaw gumising na maaga. So gising ako 9:10 a.m. parang ganyan, and then ano kagad yun? Cellphone titingnan ko. Ano ba nangyari? Update ganyan. Yun talaga eh. So parang afternoon breakfast, tapos depende. Of course, pag regular day, kunyari ngayon nandito lang sa bahay, ang gagawin ko, ano ba ginawa ko kanina umaga? Meetings ako ngayon eh. Pero normally, ang ginagawa ko, mag-e-edit ako. Talaga kasi ang dami kong ano eh. Ang dami kong backlog. Nagkakaroon ka rin ng backlogs, ha? Pero, kasi, isi-shoot mo ang isang prenup, for example, one whole day, ang post-processing niyan, parang, lalo na ako ha, syempre sobrang nating ano eh. May perfectionist pa. So, parang talaga, almost one day din niya. Kaya nga, pag binayaran ako for one prenup, sabi nila, mahal ni Oli. Pero totoo, two days of amount of work yun eh. Kasi i-edit ko pa siya. Actually, wala pa nga rin yung gagawan ko pa ng write-up. Ako rin gagawan ng write-up, iba-vlog ko yan. So, malaki talaga ang trabaho per ano, per client. So, mabigat yun. So, part yun ng routine ko, mag-i-edit ako. Or checkin ko yung social media kasi ako nag-handle ng marketing ng Metrophoto. So, checkin ko lahat ng social media namin. Ang dami namin accounts. Metrophoto Siargao, Cebu, Next by Metrophoto, Metrophoto itself, sa account ko pa, parang ganyan. So, mayroon naman ako katulong mag-handle, pero I supervise everything. Kasi content talaga, importante ang ano, quality of content. So, yun, importante yun. Kailan lalabas nice, ko, ganyan. Nice. So, ganyan. Very hands-on pa rin ako. So, that's what okay, I... Po. Other than that, nag-ano rin kasi ako ngayon eh. Definitely mag-workout ako mga twice or thrice a week. And then, ngayon nagpe-painting na rin ako. So I paint every day. I saw that. Opo. So, yan yung mga parang biglang ano. So ngayon, nagpe-paint ako every day. At least one hour a day para lang matuto talaga. Parang ganyan. And the funny thing there, when I saw your photo na nagpe-paint, sabi ko, Bob Ross to ah. Nagba-Bob Ross ito. Mukhang tumatanda na yung kaibigan ko. Diba? Bob Ross, relax na relax. Bago yung pandemic, para talaga hindi ako nagpag-upit, Bob Ross talaga. Oh, diba? Bob Ross, tapos, yeah, I've been watching, you also have this wine thing or alcohol blog or vlog yata. Parang yan yung mga hobby ko na ngayon, parang, alam mo yung parang nag-middle age ka na talaga. Okay lang yun, normal na yun, dude. You wanna talk about that? You wanna promote that? Or are you still doing that, right? Yeah, so for paintings, I'm actually ayan ano, swerte na naman ako dyan kasi may following ako as a photographer. So people who see that I'm painting, parang marami nagpapa-commission sa akin. Marami, so I have lined up commissions right now for painting. Oh, diba? So for those that who are interested, I also do that. So pero limited basis kasi nga, depende kung kaya nung ano nung time. Ngayon, nahahabol ko kasi nga lockdown, so habulin ko siya. O diba, nagamit mo yung pagka-lock na nagamit. Si Romel, meron rin naman kumukontrata tayo, magpapapintura daw ng bahay, di ba? Ayaw mo ba? Iba yun. Arawan yun sa atin, arawan. Arawan yun. Minsan, pakyawan pa. Ganun. Boss, baka pwede pakyawan na lang. Lockdown naman eh. So, what are the things you can't leave home without when going to work? Ngayon wala ano naman, phone lang naman yung pinakailangan ko talaga, saka pabango. Yun lang dalawang pabango. Ngayon may bago na ako, since I'm into wines, may bago na akong pauso. Pag umalis ako, parati na ako may dalang wine every day. So pag aalis ako, may baon akong wine. So iba-iba yun every day. Parang yun ang iniinom ko the entire day. Parang pampaano ko yan, pampati titong tito. Pero alam mo ang kainuman ko ng wine na barkada mo rin, si Ma'am Jo. So, pag si Mami Jo, asawa ni Paul Tixon. So, she loves drinking wine. Ang problem, siyempre, si Lolo Paul, yan, matutulog na kayo. Kaya kami dalawa na lang natitira, umiinom na pag nagtulog. Kasi malapit lang naman ang house ko sa kanila, kaya magkakalapit lang kami. So, yun, I miss that kasi hindi ko na nadadalo yung mag-asawa. Sobrang busy rin yung dalawa. Ay, ako rin. Hi guys, Jo, Paul. Yun. So yun yung mga din. So Romel, ano natutunan mo doon? May backlog rin pala si Oli. So para lahat niya, bakit niya ba? Bakit nangyay? Well, hindi mo mapaprevent talaga. So pag may backlog, business good. Kasi marami kayo eh. Marami, kasi mas mapangit yung walang backlog. Ibig sabihin, natapos pero, mo na agad. Pero bro, park artist kasi parang, kunyari ngayon, may backlog ako. Alam ko walang ginagawa. Hindi ko mo siya hinahawakan eh. Alam mo yung ganun tayo, di ba? Alam ko mali.
extra day ka, hindi mo siya mahawakan. Hindi mo hawakan. Pops, that's the reason of an artist. Reason yan ng artist, ha? Eh, si Romel, hindi niya pwede gawin reason yan, ha? Pabi. Oo, wala. Walang lusot, eh. Pero yung Sir Olin, nabanggit mo yung regarding with the post-process. Most of the photos ba, ikaw talaga nagpo-post-process or may ibang taong gumagawa pag talagang super loaded ka na? Hindi. Dapat ano talaga. So, ako talaga dapat gagawa. So, ang lahat ng lumalabas sa Instagram, sa website namin, lahat ng mapapublish, ako dapat dadaan sa akin yun. So, minsan may taga-pili, yung calling mabigat din kasi yung may taga-pili. Minsan may taga-filter din, taga-lagi lang ng filter. Yun lang yung pinaka-ginagawa nila. Other than that, ako na talaga. So, kaya ano, mabigat. Actually, dati ako lahat yun eh, kasi sobra akong ano talaga, perfectionist. Pero, na-learn ko na to let go yun. So, nakatulong naman yun. So, ngayon, mas malaki yung capacity ko. Kaya nga rin ako nakapaggawa ng ibang hobby. Pangalawa, kapag naman yung mga photographers ko, for example, sina Paolo, Aaron, sina Kiko, Ray, kanya-kanya kaming processing. So, pag wedding nila, dapat sila magpa-process, sila magpo-post. Pero at the end, ako pa rin yung magsasabi kung pasado or hindi for lalo na Instagram. Okay po. Importante. So, yun yung parang best of the best mo nasa Instagram eh. So yun. So nakita nyo yung sistema, Romel. Even though different photographers sila or may mga magkakasama, may kasama siya, pero the final call pa rin. Kasi I think ang habol ni Oli doon is the quality and consistency ng images ng lalabas. Hindi magiging subpar or so-so lang, maganda lang. The quality of Metrophoto, kumbaga isa lang lalabas na... Yes. Maya, masakit ng mahirap yung trabaho mo, Oli, ah. May kasalanan. Oo, alam mo, hindi talaga siya, ano. Hindi rin kami, lagi rin magpapahinga talaga. magandang problema, pero hindi ko type trabaho mo. Okay na, masaya lang ako sa trabaho ko. Ayaw ko trabaho mo, kahit may pera. Okay na. Actually, yung backlog yung pinakaayaw ko talaga sa wedding photography, backlog. Sobra. You would never, you would never consider getting, i-outsource yung pagpa-process, no? Even though sabihin natin makuha yung kalidad ng processing mo. Pag nakuha siguro, kailangan makita ko talaga eh. Siguro eventually papayag ko. Dati kasi hindi ako papayag na may ibang team eh. Gusto ko one team lang, poly lang, di ba? Pero ngayon, lima na yung team ko eh. Napayagan ko na eh. Yun na nga siguro, with age and maturity, napapayagan mo. So baka yung processing part, malay naman natin, di ba? Yun. May nagbubukas sa pintuan, may nagbubukas. Wala akong sinabi, Romel, na pasado ka. Ikaw lang nag-assume lang naman nun. Hindi, sinabi ko lang na may nagbubukas. Ang solusyon, malay mo ito yung solusyon. Makapag-game pa ako, Romel. Oli, what has changed for you in this lockdown? What has changed for me? I think, nothing much naman. Parang I think it's more of... paano ba? Ano ba sabihin ko? In terms of business, really, parang knowing na, parang kasi nasayang yung effort namin. Before the lockdown talaga, I felt na parang that was the peak. Parang ever since, that was the best, the highest that Metrophoto has gotten in terms of bookings. So talagang, 2020 was like the biggest year talaga for me. Tapos biglang nag-lockdown, diba? So parang sayang yun, everything that we built up from before, like the last 2 years, parang nasayang. Yung sinasabi ko na parang, ahead ka na eh. Tapos parang, nga, starting line kayo lahat ulit ngayon eh. Oo, parang ganyan. So medyo yun, parang, I think yun na, kasi dati maraming budget for marketing and all, parang kahit anong isipin mong gusto nyo gawin, pwede. So yun, I think ngayon, mas masinop lang in terms of saan gagamitin yung mga resources, ganyan. Saka syempre, dati nag-overhire din kami in expectation for the bookings that we have. So syempre, yung mga yun, parang you have to spend for them for quite some time then before mo na parang naayos yung payroll mo ulit. So yung mga yon, marami ring learning na ganyan. Pero yun na, siguro in terms of business, naging more nimble lang talaga kami. Parang right now, kung dumami bookings kumonte, Metrophoto can adapt to that. Parang ganyan. Ngayon, in terms of me personally,
Yun lang, I think ano, antagal ko na talagang gusto yung ano, pangarap ko nga sa buhay bago mag-lockdown, nung bago mag-pandemic, yung manonood ako na Netflix na nafe-feed na hindi ako nagigilty. Pangarap ko sa buhay, baba. Totoo yun. Para, baba. Hindi ka pa nanonood ako ng Netflix kasi... Naintindihan ko kasi gan. Oo, so, sobrang tawa-tawa ako na nag-lockdown. So, na feeling ko, how's the feeling maging couch potato? Sige nga. alam mo na ako, Parc, sobra ako competitive, di ba? So parang feeling ko, pag nanonood ako na Netflix, natalo ako dun kasi sinaya ko yung oras ko nanonood. Sinaya mo oras ba ito? Ganun lockdown, alam ko lahat walang magagawa. So yung panonood kong yun, alam ko hindi ako naiiwan. So sobrang sarap ng feeling. As in. Oh, di ba? So masaya, di ba? Ganun. Ano, Robert, di ba? May kahit pa, actually, oo. Okay. Pag tinignan mo lang other side of the lockdown, not COVID, the COVID is the negative part, but the lockdown, you get time to spend more time with your family. In-house, okay. So wala ka naman choice kasi nakakulo kayo na. You get to know your kids, you get to know things na, ay, nakaya kong gawin. Tingin mo nga, nagpe-painting na si OLY ngayon. So, kaya nga, nung nakita ko siya, sabi ko, unang naisip ko, Bob Ross to. Yun yung ano, ang naisip ko to. Anyway, now, Romel, dito may duduktong yung question ni, ano, what's the name? Jetro. Okay. So, I think, Oli, you like this question. Pinag-isipan ko to eh. Pero this is observation na kasi ng work mo to. Okay. For someone who doesn't know you, they would only see amazing colors, daring shot, beautiful places. For people who doesn't, talagang hindi ka kilala. But for me, I see your world. Nakikita ko yan. Differently. You actually remind me of this director, Wes Anderson. Okay, Wes Anderson, in terms of storytelling, visual creation, presentation, color play, brother, the color palette. I don't think anyone would probably mention that, pero siya ang pinaka-closest na nakikita kong I don't know, I might be wrong na yun yung nag-i-influence, pero tell us more of your style and how it all started. Very good question. Yung kay Wes Anderson na ano, parang I'm not, hindi consciously siguro, no? Pero kasi sabi ko kanina, yung combination ng mga photographers, that's what ano eh, that's how it evolved, diba? So I think yun din yung sagot doon, parang yung style ko, parang I wanted to be different eh, parang yan. Pero how will I be? Kasi as a person, ganun din ako, parang pag if everyone is going this way, ayoko na dyan, lahat nandyan eh. Dito ako sa kabila, parang, kailangan, hindi na ako basta iba. Kailangan may reason. Kumbaga, ayoko lang parang buraot lang, alam mo yun. Kailangan may reason. Diba? So, dapat may parang takeaway doon. So, ganun ginagawa ko. So, parang before, I'm thinking how everyone is doing it. Tapos, nais ko na parang, actually, si Dino na nga yung medyo iba. Actually, noong time na nag-wedding ako, si Dino na iba, iniiba niya na noon. Although, I took that up several notches na mas iba pa, parang ngayon. Pero yung idea to be different, saka yung nakuha na, hindi pala kailangan ng posing ng couple, palaging magkaharap, or palaging ganito yung lighting. Si Dino, iniiba niya na. So, pwede yan. So, doon ko nakita yung seed na pwede siyang ibahin. Hindi template, for short. Yes. Stay away from template. Oh, tapos yun nga, I think with colors and all, I think yun naman yung wala si Dino nun, kasi parang yun nga, may influence ako ng mga nagpo-post parts kagaya nyo. So parang napagsama ko pa yun. So kaya medyo naiba rin ako in terms of that. So parang may iba akong pinagkunan dun eh. Parang ngayon. Tapos ayun nga, nasama ko rin si yung style ni na Mark Nick daw, fashion, parang ganyan. So parang that kind of ano, of style, na ano yun, na nabuo yun, na parang hanggang na-refine ko siya. Paganda, eventually paganda ng paganda kasi gumagaling ka. So, paswabe ng paswabe. Pasosyal siya ng pasosyal. Palinis ng palinis yung ano, kulay mo. Yun yung mga, saka yung, parang ganun, yung exactly, color palette sir, mo, brother. Color palette mo, brother. Sabi ko nga, kaya nga sabi ko, sa among all the directors I've been watching, I love watching movies. I'm a movie buff. So, Wes Anderson would be the best. Kung baka makikompare ko sa gawa mo. Kasi alam mo, nakita mo yung mga trabaho niya, how he plays with color palette, yung mga, yun eh. Yun. Tapos yung wardrobe, surrounding. So yun eh, ikaw yun eh. Na ganun rin ang ano mo, style, approach mo. So you have your own style. So maganda, galing. I'll rewatch din ang mga movies ni ano, bro. Sige, thank you for that input. Yun. Romel. So,
Sige, follow through na natin to kay Sir Jetro. Sir, Sir Oli, how did you start your own unique visuals and styles in wedding photography? Paano nag-boom sa isip mo, sir? Kasi as an aspiring wedding photographer, it is very hard to put the spotlight sa kung ano ang dapat na unique style na gagawin ko para ma-differ from the common styles. Right now, Jetro, no? Name gamer. Mahirap talaga eh. Kasi parang, to be honest, that's what I am experiencing now. Parang technically being a painter. Parang ang daming style sa painting pero wala akong sariling style. Parang, kaya gusto ko magkaroon ng style, di ba? Parang gusto ko, parang, OLY RUIZ masterpiece yan. Pero wala. And I am exactly in the same predicament as you are. As exactly. Pero ang ginagawa ko dyan, ang approach ko dyan, based on my experience as a photographer when I was starting is, gawin mo muna yung gusto mong gawin. Huwag mo isipin na parang, shit, kailangan magka-style ako. Kailangan ako na mag-evolve yan naturally. Kung saan yep. yung mga influence yun. Parang like yung photography ko, hindi naman yun 1 year eh. Parang mga 4 years yun bago, let's say, na medyo nabubuo na ito na. May mga glimpses, pero hindi ganun. So, ganun. Kumbaga, huwag mo modeli and let it come to you. How, Michael Jordan? Let the game come man. To you. Pero to yun, parang ganun. Napanood mo, so, napanood mo sa Netflix yan eh, sabi ko. Pilahin mo lang yung mga style na gusto mo, tapos ibahin mo ng konti. Eventually, maano ka na, this is me, parang ganyan. Yun. Yun. Okay. So I hope, Sir Jetro, nasagot ni Sir Oli yung question mo. Yun po. Caramel, follow-up? Regarding with the follow-up, this is a previous question, may follow-up, regarding with the lockdown. Sir Oli, regarding with the lockdown, do you think nag-open ba siya ng ibang opportunity when it comes to Metrophoto business? Yes. Yung ano dyan, pinaka naging pivot namin dyan is that we do corporate and advertising. Now, dati kasi, meron naman mga ganun na shoots kami, pero actually, for the longest time, gusto ko na siyang ayusin. Pero, dami kang backlogs, diba? So, hindi mo talaga siya magawa. Parang, nung lockdown, nagkaroon ako ng time to collate all the, the portfolio. So, na-put ko siya together. I actually created a mini portfolio na Instagram account na Metrophoto for Brands. So, yun yung nadulot nung lockdown sa amin. So, ngayon, since meron na, people are more aware that we do commercial photography, nakaka-book kami dyan every now and then. Actually, dumadami na siya. So, yun yung maganda dun sa lockdown ngayon. Parang dalawa na yung avenues na kaya namin i-promote or na mabook. So, dadagdagan din naman yung clients because of that. Yun. Ano, Romel, solve? Tabi nyo na lang kukuha. Solve. Oo. So, guys, iba sobrang dami ng pulot. Hey guys, again, welcome to episode 9 with OLY RUIZ named Metrophoto. We're currently in... interviewing OLY, knowing the OLY, kung sino si OLY, not his work, but yes. Paano niya nagagawa, paano niya naiisip. So this is yun yung purpose ng show right now. So Romel, shout out muna. OLY, you wanna take a short break habang mag-shout out or dire-diretso tayo? Ako okay lang. Okay, ngayon pa daw. Sige. Sige, umpisahan na natin. So siyempre, maraming salamat po kay Nicolo Del Rosario. Magandang gabi. Jetro Lecuanan, magandang gabi. Sir Kengo, magandang gabi po. Crisella Pat Velasquez, magandang gabi po. Sarina Malyari, magandang gabi. Kay Jepoy Hison, magandang gabi, papi. Proceed tayo. Kay ako si Badjo, magandang gabi. That's from Riyadh. Yes, Riyadh. Then Michael Corfus Mercado, magandang gabi po. Aryan Marcos, magandang gabi from Dubai. Yeah, Dubai yeah. Ann Umali, magandang gabi po. John Agner, magandang gabi. Renan Narido, magandang gabi. Edmar Peña Florida, papi, magandang gabi. Napakalayo niya, Marikina. Oo, napakalayo. And Sir Brian Ginto, magandang gabi po sa inyo. Alright. Yan. Okay, shall we continue? Mukhang marami. So, OLY, again, let's start again. Meron pa tayo na. So, do you have that got... Go, pare, shoot, dude. Go. Yeah. To everyone watching, those who are like following me or medyo meron, I recently launched a Patreon channel.
So this is a subscription sa Patreon. So doon, I can do mentoring. So we have exclusive videos on how I do my shoots. Mm. Tapos, aside from that, may tier din na you can do one-on-one with me via Zoom. So pag, if we do that, I can check your work. I can know how you will improve, ganyan. You can get tips from me directly on exactly how your company is doing or how you're doing sa photography. Kasi definitely ngayon, okay naman, you can ask me. Pero iba yung, for example, I can check where you are, your pictures itself. I can teach you how to post process. I can teach you how to post, what's wrong, ganyan. So pwede yun dun sa Patreon. And then, meron din tier dun that you can join me in the shoes. I can show you how we do it. So this is a very effective mentoring. Nakuha ko to, actually. Sabihin ko, nakuha ko to. Ganito kasi ginagawa ko sa how I'm learning painting now, no, with the mentor. And yun talagang, yung bang shortcut mo dun sa pag-improve mo is super, ano talaga, malaki talaga yung matitipid mo. Parang you don't have to parang reinvent the wheel. You just have to improve it kasi yeah, all the learnings are shared. So for those of you who are interested, medyo mahal siya, syempre. Those of you who are interested, it's www.patreon.com/metrophoto. Thank you. Yun. So guys, yun. Pero again, kahit mahal, again, that's knowledge. Hindi, well, knowledge is priceless. So hindi mo kailangan, no, hindi nyo dapat katipira. Alam nyo bakit? Pag-isipan kasi na, once, na wag kayong manghihinayang gumasa sa knowledge. Why? Kasi mapapakinabangan nyo yan in the long run. Tapos guys, yung mga kapatid natin from outside the Philippines, this is the opportunity to learn from OLY. So OLY just gave all the details. So right now, na pwede nyo na, mag-online na lang kayo, makakasama nyo na si OLY, di ba? Mismo. Di ba? Yun. Uy, meron, anong sabi ni ating, ano, ni Michael Jackson, ni, ano, pangalan, anong rapper to, Romel? Easy Meal. May sinasabi. Sabi ni Sir Mark Angelo Alain, Sir OLY is the culmination of the best practices of all photographers of his time and came out with an identity that fits the personality. Grabe, dumugo yung ilong ko doon, dumugo na naman. Okay, OLY, did you have that gut feeling that what you are doing will make you a public figure? I'm not sure. I think that's why it can, but I'm not sure. I think ano more of ano yan, no? It really can, but I think more of me managing expectations. I don't want to say na parang this will make me someone parang ganyan. So if it does, okay naman. I'm not gonna say no to that. But if it doesn't, okay lang din. I think what I'm doing right now is ano naman for my personal satisfaction. Na happy naman ako sa mga nangyayari. So okay lang pa. Okay. Kasi ano, I asked that kasi some people would start na I want to be like that. Ito gusto ko. So may ambition agad na ganun. So that's the question was kung ganun rin yung naging ano mo na you were looking forward na I'll be at this level. Yung parang ganun. Or are you giving yourself a certain time frame na dapat ganito na yung Metrophoto jury? Did you pressure yourself? Yeah. I understand. I think, hindi ako parang strategic in that sense. Parang dati nga pag tinanong ko interview na parang, how do you see yourself in 5 to 10 years? Parang, hindi ko masasagot yun. Parang ganyan. Even now, parang pag tinanong ko 5 to 10 years, hindi. What I do is that I feel na parang, ano ba yung gagawin ko the best that I can do now? Parang ganyan. Hmm. So, basta no regrets, no? Kung saan man ako dali itong best ko now, yun na yun. Hanggang dun lang, eh. Kumbaga, pag short yun, ay pag, di ba, kung okay yun, di okay. Pag hindi, at least ginawa ko yung best ko. Kasi, I feel that I'm setting myself up for failure if I parang upset for something na hindi naman attainable. I mean, hindi ako sure kung may expectation, kumbaga. Yan, tama nga. Parang ganyan. So, that's how I manage my happiness. So I think ganun. So. Saka 'te maswerte ka naman eh. Balik tayo doon. Yung pare maswerte ka pare. Yung pare punot dulo eh. Dahil kasi pag binubuo ko na 'yung profile mo, okay, you're lucky. You know the right and you're with the perfect circle of people na mababait. Okay, kaya things work out for you. So you have the perfect mentor, you have the perfect boss during the work.
So you have the team that listens. Okay. So makikita mo na eh. So every maswerte ka pa rin. Yung pa rin, yung pa rin babaksakin na gano'n usapan natin. Pero party din gano'n, no? Parang ako rin kasi parang I don't want to associate so much. Siyempre, pag tingin mo, dun ka lang din sa masaya ka. I mean, yung ibang tao, masifeeling mo naman, walang masyado contribution sa'yo, pero hindi ka rin naman yung dinadrag down. Basta importante yung ano eh, yung demeanor mo, you're happy or not, parang ano. Tingin ko gano'n, gano'n nakatulong yun. Kaya sabi nga ni Park, I mean, the people that surrounds me are parang okay people kasi parang yun then you kinda influence na parang ito yung gusto ko nasa paligid ko eh parang ganun. Sige, bukas alisin ko na si Romel bukas sa circle ko. grabe ka naman sa akin, grabe ka naman. Yun. So, I thought this is a fun question. Idol ka kasi ng mga to eh pag sa pagdadami. So, do you consider yourself a fashionista? You actually make photography look good. Yun naman yun. Ano. Let's talk about the style, Mr. Walking GQ. Okay. I think ano, I really like to dress up, definitely. Yep. So, I like to see what are the trends out there. And everything naman that I do, parang ganun kasi ako. So, if it doesn't matter if it's dressing up or shooting pictures or basta everything that I do, if I used to do it, I want it to be respectable, if not super good, di ba? Parang the best out there. So, ganun palagi yung peg ko. So, I think that's how I do it. I check what's out there in terms of dressing up, suits, ganyan. So, I want to make sure na parang if I'm going to wear a suit anyway, suit ko rin yung pinakamagandang makita ko. So parang ganun. If that makes me a fashionista, okay din. Parang ganyan. So, di ba? I cannot deny it. Kasi I have two friends, like you and Paul Tixon, in terms of fashion. You guys are, in terms of fashion, ganyan task. But the bad thing there, hindi ko carry yung mga suit yun. So, kaya nga, by the end of the day, ang pinag-uusapan dito, may binabagaya kasi yung mga ginagawa nyo. Oy, so, bagay na kayo, Park. Papayad mo na kaya. Oo, papayad na. Durug. Pare, yeah, you're locked down. Wala ka nang makain. imagine mo from 185, 150 ko para akong addict din. So, layo, di ba? Para kang lalaban ng UFC. Wala, hindi lang ako makapag-gym kaya walang korte. Ito talaga payat lang ako. Kayo, pero pag ano. Mas mahirap na magpapayat. Ang dali na magpa-korte niya. Kaya-kaya mo na yan. Oo. sige, pag ano. Tingnan natin, di ba? Babalay mo naman. Bali, wala naman yung maganda katawan mo. Hindi ka naman makalabas. Hindi mo naman mapakita. Nakakulukan na dito. Ano ako? Magti-tiktok ako dito. Papakita ko sarili ko. yan ang inaantabayan na namin talaga. Mag-tiktok ka na rin kasi. nakita mo na nga itong ginawa. Nakita mo itong ginawa ng lockdown, ng COVID na to. Nakita mo, I don't normally face the camera. I hate being in, tsaka kahit may mic. Ngayon, nakikita mo, may show pa ako. Bad ka na. Diba? Pati kayo, ginugulo ko na kayo. Parang, yeah, dude, thank you very much. Ang nakakatuwa. Hindi pa tayo tapos, ha? Marami pa. So, yun. Bring us inside your mind, brother. How do you see the angles, the perspective differently? Definitely, because of being an engineer is one. Pero bring us, explain how you look at things. I think the answer to that is I ngayon when I watch movies kasi and even before I observed na how they do camera angles for movies. Doon kasi makikita how they tell a story, di ba, in the movie. And movies are just 3 frames, no? Parang ganyan. So, doon ko siya inisip, parang how does a movie tell a story or a scene, parang ganyan. So ganoon. So makita mo mayroon tight, may wide, mayroon from this angle, may ganyan, may first eye view. Parang I train myself to see like that or parang to approach every shoot like that. So, ganon. And then, aside from that, so ganon na. That's how I do when I, that's what I prepare, I approach a shoot. And also, when I see a particular spot, sabihin ko, okay, what would a normal photographer do here? Ano yung mga typical shots na gagawin? Ito, gagawin niya, gagawin. So, e-X ko na lahat yun. Hindi ko na gagawin yun. Gagawin ko na yung mga after that para definitely yung starting point ko, unique na agad. So, ganon ako mag-isip every time. Okay. May follow through ako diyan. Regarding with the style. So, Sir Oli, yun nga ang mga inspiration mo is movies and some stuffs. My question po ako, sir. Sabi ka pala ni Sir Ren and Narido. Sir Oli, may experience or kwento ka na ba shooting a fellow photographer or wedding
videographer wedding, parang ganun. Yes, I shot the wedding of Ian Santillan, he's a wedding photographer. Oh, Ian. Si Ian. Yun, na-shoot ko yung wedding, matagal na rin, pero I shot his wedding. Tapos videographer, sino ba mga na-shoot ko na? Nalimutan ko na. Pero yeah, I did several ano na suppliers. But yeah, Ian is the one who I remember ano right now. Okay. Is there any difficulty parang wala namang naging Definitely. Actually si Benji pala, Benji Tiongko. I did the wedding of Benji Tiongko. And then my photographer, si Paolo Jervis, I also shot his wedding. So, marami pala. So yan. Mahirap, syempre. I mean, photo, ang expectation sa'yo ng normal client is hanggang dito. Pero pag artist, alam na photographer, wedding photographer mas pa. Mas mataas yun. Mas mataas. Sobrang taas, diba? Sa parang, problema sa ang problema sa atin, pag tropa naman natin, iba rin ang yung pala yung mahirap kasi ka tropa, medyo kaibigan mo sa parang gusto mo sana relax ha. Pero hindi ka naman makapag-relax. Hindi mo talaga mahirap. Mas masakit mang okra yung mga yan kasi sasabihin nila kung ayaw nila yung trabaho mo eh. Barkada. Ang maganda lang pag co-artist mo, pag may naisip ka, hindi na sila pwedeng magreklamo. Kunyari, papakiting ko dito eh, di ba wedding photographer ka, hindi ka naman siguro magreklamo. Alam mo na kailangan gawin ito. Kumbaga, kung ano gano'ng ka-radical yung idea mo, hindi mo na sila kailangan i-consult. Alam nila, alam mo dapat nag-game sila. So, yun yung advantage dun. Pero kailangan niya, mag-iisip ka talaga. So, nakakachamba naman. Tingin ko pagka ganun din, nilawakan mo yung parang idea, ano mo, idea, yung goals mo, hahabol naman. So, yung kay Ian, ewan naalala niyo, pero sobrang iconic na shot ko ron. Napakiat ko yan sa fountain ng Manila Peninsula. Yung sa labas nun, yung mayandaan tayo sila doon. And kumbaga, one of my most iconic shots yun. Nagawa ko yun dahil nga, this is Ian, pin-pressure ko yung sarili ko mag-isip, nagawa namin yun. Galing din. Sige nga, regarding, duduktong ako nga. Yeah, those crazy angles, crazy positioning and places, how do you get the permit for that? Alam mo yan na nga ngayon, you don't. You don't. Lumating na ako sa point na medyo respectable na ako, di ba? Okay. So parang kasi dati, wala naman akong pakialam, di ba? If I break some rules, eh putya, wala akong pakialam, mag-shoot ako. Pero nga kasi si Oli ka na eh, so may pangalan na lakad. Pinangalagaan mo na pangalan mo. Di ba? Parang Oli Ruiz ka, di ba? Ba't mo gagawin yan? Parang gano'n. So ngayon medyo mahirap. So ngayon, we try to be, of course, as legal as possible. Pangalan. Okay po. Permit. Pero dati wala, yung Manila Peninsula ni Ian, nakita lang akong daan dun eh, na parang dito ka dadan, di ka makikita ng guards dito, ganyan. Ganon yung style dati. So parang ano talaga, guerrilla. Pero ngayon, yun, nagpapaalam na ako. One more question regarding ito sa, kasi kaibigan, yung mga kaibigan yung sinushoot. How about random couples? Okay, this is one of the question na what was raised before. Pamatagal na to, matagal years na natanong sa akin to, pero I really don't know. Obviously, your output or yung mga couple shot or mga prenup mo is really amazing. And you have beautiful couples. Beautiful, tasi beautiful. Do you choose your clients? No, of course not. Aswerte mo naman na lagi, di ba? I don't know how to... Yeah, guys. If you can afford it, you got Oli to shoot that. So yun. Kasi ano? Hindi sa pambayad, di ba? Sayang yun. So, don't choose. Majority of what you post in public or you release are really beautiful couples and beautiful concept. So, you don't, wala, ano, I'm not saying may pang, I'm choosing my word properly here kasi baka ako may ma-offend ako. But I think you got, you understand my question regarding that. So, you don't. So, basically, if you can afford it, go for it. Okay, doesn't matter. Yeah. Oh, I think yun na nga, I think one reason din yung why people choose us kasi parang napapaganda talaga namin yung kaya namin talagang i-elevate yung ganda ng client parang ganyan. So, how we do that, maraming ways. So, pwede kayong mag-subscribe sa Patreon para malaman nyo. Ayun. So, yun guys. So, diba? So, you wanna know the technique or ito na. Kasi dito, we're just talking about it. But you wanna learn the in and out of the technique of OLY RUIZ. Join him there. So,
Okay, Rolly, maano to, pa-going kit, pa-kwentuhin kita ngayon. So, bring us to the time and place of your most favorite photo using your own words without showing the image. Bring, kwento mo sa amin and make it more visual using your words. Shit, ito yung mahirap na tanong eh. isa lang, sakrado, meron ka paborito eh, di ba? Oh, ano bang ano? Ano bang favorite ko na ano? alin dun eh? Teka lang. Hindi naman siguro ma-offend yung mga kliyente mo eh. Pero siyempre, meron ka talagang proud na ginawa. Ay, yung parang pinaka sa mga ipo, sa mga shots ko na... Sometimes nga, hindi pa nga yung iconic yung pinaka-paborito mo eh. Ay, alam mo na. So parang, oo nga eh. Pero ito, medyo ano naman, medyo parang ito yung nag-stick sa mind ko kasi nga medyo iba din. We were in Kenya and we were really looking for ano kasi I really shoot with ano, wild animals. Parang naging niche ko rin yun. So I shot na a lot. So, I shot giraffes, parang cheetahs nga tapos na nun. So parang meron kaming chance to shoot a rhino. So parang... Uh-huh. Parang hindi mo na mag-shoot ka sa rhino. Parang imposible, di ba? Pero nalaman naman. May kasamang buhay yun eh. Lagi dito. Parang ay ako pag mga ganun, na-excite ako parang, lalo na pag medyo ganyan, di ba? Siya hindi pa nagagawa, gagawin ka na magawa. Eh yun yung nasa Kenya ka na, iba na yun. So, pero para mapag-shoot ka with a rhino. So nalaman ko na yung rhino na pwede namin lapitan is a blind rhino na matanda. So, I doubt it, bulag pa. So, I doubt it, masaktan ka pa doon, di ba? Kumbaga sa puro, dormant na talaga siya. Pero, of course, people will not know that eh. Parang ganyan. So, parang, we assessed it, parang pwede ba to, ganyan, ganyan. So, kinausap ko yung bride. And, definitely, yung bride ko, game na game yun. Nadala niya kami sa Kenya, di ba? This is Irene. Hi, Irene. So, parang, sabi ko, Irene, parang ito yung plan ko. Sa rhino daw, pwede mo raw lapitan, pwede mo pakainin. Baka naman, mabilis lang, kaya mo makipag head-to-head sa kanya. Alam mo yun? Pabira konsepto. Diba? Itatodo na natin. Kasi parang, nandun na eh. Diba? Parang, kasi alam mo yun, di ba yung mga picture ng mga model sa kabayo, nakakakap sila. Pero, siya, rhino yung gusto ko. Parang ganyan. So, gawin natin. Sabi. Pero siya, alam mo yung wala yung parang kuha ko man sinabi ko yung syempre tinago ko yung hesitation sa akin eh. Syempre wala kitang. Pero siya talagang game na game siya, parang sa kanya walang hesitation. Sige, Oli, gagawin ko 'yan. So nandun kami, kasama naman namin mga rangers na iba. Marami kami, pero kumbaga nag-gets ko na yung angle. Pag tina-angle mo rito, talagang parang kailang dalawa nasa wild sila, parang ganoon. So pinakain muna. Parang tinanong na, paano mag-respond yung rhino? So, mabagal lang talaga siya. Kumbaga, chill na chill lang yung rhino. Eh, matandang bulag, di ba? What do you expect? Parang, ayaw niya, okay na siya sa buhay niya. Ayaw ko na ng stress, ha? Parang ganun sinasabi niya sa'yo. Ayun, tapos unti-unti, parang, ang ginawa ng bride ko, lumuhod, pinakain, kumain naman, mabagal. Tapos, malapit ng palapit, hanggang dinigit niya. Tapos, hinawakan niya, sinood namin ng mabilis. Okay na. Sobrang ngayon, achieve. Ang tuwa-tuwa lang ako dun. Ito yung mga starting na, Wally. You'll be seeing more of that rhino kasi binigyan na concept na pwede talaga mag-shoot ng rhino bulag pala. Mag-shoot ng rhino pala. Sa pala. Oh. Ano? There's a funny question here. What cause kung si Romel Marcelo ang magpapashoot sa'yo, what concept ang gagawin mo? So, right there and there, right now, kung may maiisip ka, pinaka wildest na concept na babagay kay Romel Marcelo. Kasi si Romel, malapit na magpakasal rin yan eh. So, pero let's say, gagastos ako si Romel, tapos ikaw magsushoot. Anong concept ang unang maiisip mo? Ganong kabilis mo mako-conceptualize siya? Na he would look good. Sabi mo, he could make things look good. So, tignan na. Nababawi. Wala na ito. Romel, nanood ako ng movie na Battle Shock eh. It's about, ano, syempre it's about wine, siya mapinapanood ko ngayon. Pero may scene doon na parang nasa hilltop sila, parang sira-sira talagang barong-barong, pero sa gitna may parang kama. Sobrang ganda. Tapos doon sila, well, doon sa movie nag-sex sila, pero ikaw hindi naman. Parang nandun lang kayo. Tapos meron siya parang... Meron siya parang motorcycle na maganda at meron sidecar yun. Parang ganyan. Ang ganda na. Tapos vineyards, ganyan. Sobrang cool ng dating. Ayun, Romel, nagawa kanya ng konsepto. Oo nga. Parang ganun.
Yun. Sir Oli, pero ang nag-stick, nag-stick sa mga tao yung barong-barong sa kayo sex eh. Para mas gusto nila. Ayaw, pero, ayaw daw. Napakabilis mong gumawa ng konsepto, Sir Oli. Medyo, sa tagal ba ng panahon, yung gano'ng kakabilis agad ng konsepto? Nasanay lang talaga yung isip ko. Kung baga ngayon, para pag iniisip ako, may isip ako. Kasi sobrang practice. Ah, okay, okay. Actually, Sir Oli, may question ako regarding yun. Doon niya sa mga daring shots mo. Sir Oli, may nang... wag naman sana. May nangyari na bang hindi maganda sa mga daring shots? Daring shots, wala pa. Wala pa ano, wala pa. Wala pa talaga. May sobrang maraming nakakatakot na times na parang anytime something could go wrong. For example, nung shoot namin din yung... Ito rin, mga wild animals, wild nga sila, di ba? So, na-shoot kami ng cheetah sa South Africa. Although, nandun yung mga trainers nila sa tabi, pero wala tong tali ah. So, nandun lang sila katabi ng client namin. Yung trainers, mga 2 meters away. Yan, para social distancing yan. Pero, mararamdaman mo talaga yung mga cheetah kasi pag huminga sila, growl eh. Hindi siya yung hingang normal. Normal yung hingang growl. So, nakakatakot. Yun talaga yung parang... Parang pag bigla lang nagsaltik yung ano, yung cheetah, pwede niya talagang laplapin yung bride. Ganon. So parang yun. Question. Yung ito, part of the package that they paying you comes with insurance? Wala. Yun nga. May mga nagsasabi. Kailangan mo may katayap ka ng life insurance na dapat para. Oo nga eh. Pero problema kasi sa ganun, it's about trust eh, di ba? Pag pinagyan ko sila ng waiver or insurance, baka sabihin nila, mas matatakot sila. Yeah, exactly. Tama. Oo nga naman. So we're in that together. Pero sila lang nandun sa animal. But how do you normally convince them to do a outrageous... I know you're a good talker. But how would you convince someone who's really, parang scared of doing, lalo of heights, lalo na yung mga ganyan? Parang ano yan eh. I think parang, eto, sabi ko na yung secret dyan, na parang, in my own analysis lang ah. Siyempre parang yung inception. Di ba ang inception, akala mo, idea mo, pero hindi. Pinag-plant nung idea ngayon sa'yo. Pero kasi, alam ko naman na gusto ng mga client yun eh. So parang binibigyan ko siya ng idea na parang, eto, tingnan mo to. Eventually, everyone wants to have a good picture, like a unique picture. Lalo na pag nag-metrophoto yan, ang gusto talaga ganyan, iba kami. Iba, yan. So parang, definitely yan. Opo. So tinatansya ko sila in that sense, parang, eto, pwede mo itong gawin. Pag ginawa mo to, wala kang kapareho, which is true naman. So I'm selling that idea na parang, wala na talagang kapareho. So kagaya, when they did the rhino, yung the girl who did the rhino, and then the bride also did the cheetahs, totoo naman, wala nang silang kapareho. Wala na, oo. Wala talaga. Oh, and I published a book, nandun sila kasi talagang kakaiba yung ginawa nila. So yun. Robel, meron ako na isip na konsepto sa'yo next wedding mo. Kuha ka, hanap tayo ng kalabaw na bulag na matanda. Iba yun. Pabs, kasi pag hindi bulag, Pabs, susuwagin kami pa rin no, kahit matanda yun. So mas maganda na sigurado yun na namin bulag na rin. Magtatatakbo tayo. Manada. I'll do the processing for you, Robel. May naisip pa ako. Ayun. How do you thought? So, we could skip this one, Robel. Ayun. Yes. Ay, ito. Mag-iisip ka dito. Oli, inom ka na muna bago mo. Okay, so, get ready, Romel. So, you have your participation here. So, Oli, I asked this twice during a live show with Edwin Martinez and Edwin Loyola already. So, we have meron three from Edwin Martinez and 5 from Edwin Loyola. So, ang ano kasi dito, I asked them, if given a chance to create the 15 commandments of photography, kung baka play God, so, anong magiging top 3 commandments mo? So, you'll be adding your 3 commandments from yung ginawa nung dalawa. So, Romel would now tell you yung 8 na commandments na buo na namin. So, just in case lang, diba? So, Romel, go. Yon. So, ang first 3 commandments ni Sir Edwin Martinez is learn your camera, know your camera. That's the first one. The second is never stop learning.
The third one is mind your anger. So yan yung three commandments ni Edwin Martinez. Then followed by Sir Edwin Loyola. Ang sa kanya naman is be unique, create your own, share your knowledge. The fourth one is work with your soul and heart to inspire other people. And the last one is let your imagination and passion be an art. Yun po yung kanilang mga commandments. Yeah. So how about you, brother? So how you could apply. I'll help you out, ah. You could come up with a certain rules kung ano yung mga nakikita nyo mali sa wedding industry para kumbaga yung pwede. So just a tip kung ano gusto mo lang. Whatever you come up with, your top three, kasi i-adapt ko lang yan hanggang mabuo na namin. Okay. Ngayon na. Oh. Sabi. No, di ba sa akin sa iba yung ano, interview dito, di ba? Pag-iisip pa guide. Pagkwentuhan muna kaya kayong dalawa. Okay, Ramel, shout out ka muna. Ako, ako talaga. Shout out ka muna. So, ano. Sige. Umpisahan na natin kay Sir. Siyempre kay Sir Rene Narido. Magandang gabi po sa'yo. Crisella Pat Velasquez. Magandang gabi po. Brian Ginto. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre kay Easy Meal. Kay Mark Alejandro. Magandang gabi sa'yo. And sa ating mga manonood pa from other parts of the country, magandang gabi po sa inyo. Ayun. Yun, nag-break time yata sila. Si Park nag-break time din. Ano ka muna dyan? Mag-ano ka muna? Improve. Oo. So, yun. So, guys, this is part na session 9 ng Park Here Show wherein our guest namin is si Sir OLY RUIZ, which is isa sa mga premiadong wedding photographer dito sa Pilipinas. Just to summarize yung ating mga natakal kanina umaga. So, itakel yung kanya mga difficulties, how he start, paano nabuo yung Metrophoto, saan nanggaling ang Metrophoto, regarding with the daring shots, syempre sa kanya nanggagaling yung mga ideas when it comes to doing the wedding shoots, pero syempre pinipitch niya yon dun sa mga clients. And then may nagpapa-shoutout din pala kay Lester Purification. Magandang gabi sa iyo, papi. Yon. So guys, if you have other questions, just post it to the comment section and we will try to address all of your questions kay Sir OLY para yon, guys. Ayun. Yon, saan na ba? Yon. Nakaisip na si OLY. Okay. Yon na. Yes. Ginugol ko na eh. Okay lang yan. Joke lang. Sige, go. Okay, first is there is no substitute for hard work. Oh, nice one. Next. Okay, number two. Planning is half the battle. Planning is half the battle. It's winning half the battle. Tama ba yun? Yeah. Planning is half the... Planning is parang winning half the battle already. Alright, so guess we'll just sort of fix that up. Pero we'll get that. Okay. And then, always stay humble. Oh, kung ano. Oh, yun. And lastly, okay ba apat? Pero ito ba apat? Sige, take four. Sige. For you, sige, apat na. Go. It always takes a little bit of luck. Alam mo yung apat na yun would actually describe you as a photographer. ikaw na yun. Para sa dapat tinanong ko sa iyo, just describe yourself in four and on. Well, actually kaya yun, isip ko lang parang what I can attest to na talagang I know which is good kasi you're doing it naman. Diba? Practice what you preach, brother. So yun nga. Yun. Merong related sa mga rules ni Sir OLY. Sir OLY, ito may follow-up lang na question. Sir, sa tagal niyo na po Sir OLY sa wedding photography, may na-observe na po ba kayong any noticeable negative attitudes or practices among Filipino wedding photographers na dapat baguhin or i-try to avoid
lalo na sa mga aspiring na gustong pumasok sa industry? Nice question. Nice question. I think makikita mo yan sa mga ano eh. And I think some of them I'm guilty when I was new din, no? So, primarily yung parang issue sa mga gayahan. Parang I think ano na eh, parang wag na natin gawing issue yung mga gayahan. Everyone will have their own ano naman, will be inspired by something that they see, no? Nothing is original anymore. So parang correct. For someone to parang ginaya ko, na dati ganyan din ako, feeling magaling. Anyway, so parang magaling ginaya ka naman. Ko ganyan. Magaling ka naman. So parang, di ba, feeling ano, pero yun, so ngayon, wag na tayo mag-ganon. I think parang, let's respect, ginaya ka, yun na nga, you have to be confident enough to parang do better next time. So, I think nainis lang ako sa mga, or na-turn off lang ako sa mga photographer na bago palang ganon na. So, secondly, I think then yung mga photographer, and this is very important, I think yung mga photographer na nawawala sa eksena are those na parang lumalaki talaga yung ulo. Those na parang konting na viral lang ng konti or para nagkaroon ng ganito client na parang sila na yung pinakamagaling sa mundo na parang mabilis umingit ng ulo. So, parang yan, medyo ano yan, mga dapat hindi na masyado. Iniiwasan sana. Pero yun na, meron I think, nga, may ano mga, may mga, na, ano, meron nga mga ganun, no? Diba? Oo, totoo. Marami niya. Parang hindi nila ma-handle yung ano, yung fame. Parang ganyan, di ba? Konting-konting fame brother, lang. Ano, fame? My God. Kung pa pwede nga lang maging mas normal lang na tao, mas maganda pa kaysa may fame mo, di ba? Totoo, parang yun na nga. So, swerte lang tayo, Park, dahil na ano na. alam mo yun, okay guys, okay. Now, I'm not saying ano, sikat ako or it's just, if you have, okay, if you feel na ano sikat ka na or fame, do you think na mas maganda yun? Hindi, mas may pressure yun kasi people are looking at you and wala kang room for na pwede magkamali. Imagine yun yung ganong buhay. Ay, sino may gusto nun? May nakabantay sa ilo. Naghihintay lang magkamali ka, di ba? Totoo, so, wala. Totoo yan. To what part? Mahirap kasi na parang totoo, human nature naman na medyo pag medyo may following ka, medyo sumikat ka, talaga nararamdaman mo yan. Parang kahit pa paano, yun nga, it's human nature na ulo mo yan, parang ganyan. So, mahirap kontrolin yun. Talaga, kumbaga, yun dun ka talaga mag-aasukatan. So, parang kailangan talaga ma-manage yun, parang ganyan. Pero alam mo, nakakatulong na ganun. With the proper, ano, surround yourself with friends that would level up sa'yo or you know, will pull you down a little bit. Hey, kakalabitin ka. Wait, dito ka muna. Wag ganyan. You need friends like that would call your attention pag gano'n. Kailangan. Kaya hindi ka rin pa pwedeng solohista dito eh. Kundi, mawawala ka talaga ng landas. Ito, ayan. Real friends are super important. Real friends, yun, correct. Real friends. Yes. Hindi yung mga friends yan. Na gusto lang basagin ka ng basagin. May ganun pala. May real friends na really concerned. May ganun. Nawala siya. Hindi ako nawala. Nagano ako. Matandaan nyo na matanda na ako. Kaya I need to go once in a while. Oo. Pero ano, naingit ako kay Oli. I think in the coming shows, I'll be drinking my red. Mukhang masarap may iniinom eh habang lang. Ang question lang, buo pa ba yung baka maiisip ko, baka hindi ako makabuo na mga magandang tanong. Kasi I have a tendency, baka iba lumabas eh, bastos na lumabas. Pero hindi ako sasabay sa inyo pagdating sa wine. Pagkabi naman ang paggabi, parang okay na siguro. Okay, Romel, any follow-up or should I continue? Kasi malapit na tayo sa magandang. Let's continue tayo. Okay, Oli, your opinion on this. A camera is a camera is a camera. Ano ba ibig sabihin nun? someone posted it. Kaya sabi ko. Tapos I was reading all the comments, ano ba interpretation nila. So wala talaga siyang ano eh. It depends sa interpretation mo eh. What's your interpretation of a camera? A camera is a camera is a camera. How I interpret it is that, you know, a camera is a camera. So it is a camera. So it adapts to whoever is holding it. So yun. Okay. It's just a tool. It's just a tool. Tama nga naman. Okay. Life is full of goals. What's yours? My goal right now is just to
be, ano ba yan, financially comfortable for the rest of my life. God, hindi pa ba? Alam mo naman, so, hindi naman yan. So, sorry, sana, hindi ako lang dito. Hashtag sana lang. Anyway, but that's not impossible for you, my friend, kasi alam kong your determination and focus malapit are na, malapit na yap. Tayong lahat. At maswerte ka, pare, maswerte ka. Sama mo kami sa swerte, bro. Yun lang. Sana kakabit tayo. Ay, sir. Well, oh, wala problema pa sa swerte yung tayong tatlo. Yan. Yan. Sir, may follow-through ako. Sir Oli, kasi may magandang question dito na naka... Medyo kakabit sa life full of goals. What's yours? Sabi, have you seen yourself to be an epitome of a Filipino wedding photographer? Ang bigat nun, eh. Oo nga eh. Pero no, I don't want to be that. Parang I think there are traits that can be ano, attributed. Here I have some traits that can be good. Pero I think ano, to be a representative of to be an epitome, I think ano yan, is a combination of the industry itself. Parang tingin ko lahat ibang style eh. Yung kayo natin, parang si OLY RUIZ yun. Parang lahat ng mga photographers ngayon that are creating the ano or parang representing the industry, that's who we are. That's the epitome of the wedding photography of a saka mahirap sagutin ano eh, parang ang hirap rin yung question na yun na sa agree ka na epitome ka, so parang sobrang balik na naman tayo na fame na sarili ka, no? Anyway, pero if just to add siguro, if I'm gonna describe OLY, kung anong ginawa ni OLY sa industry, I could OLY went inside the wedding industry and he changed it. He modernized it. Yun yung ano ko. So I'm no offense with all the wedding photographers, but that's the way I see it. Kasi imagine a wedding photographer before, okay naman eh, magaganda, and they do everything na maganda sa wedding. But yes, OLY presenting something different right now eh. He really... nag-evolve yung wedding because of you eh. Yun lang yung totoo, kasi no one was doing that eh. He did something different. Yun yung totoo, kasi I saw that on my part na I'm not a wedding, kaya pwede ko sabihin na kasi I'm not a wedding photographer. I'm outside your industry eh. But I see your presentation and I see yung mga competitors mo or your colleagues. I know what they present too. So it's totally different eh. Yun, that's the way I see OLY. Siya yung what's the right word there? Basta siya nag-modernize ng wedding photography dito sa Philippine industry. Parang tawag dito? Parang naman yun! Sarap! Parang nag-reconstruct, parang ganun. Not really, kasi he doesn't need to fix something eh. He just need to parang push everyone to, hey, ibay natin to. Ito na yung bagong gameplay natin. Laro. Pinataas niya yung benchmark eh. Anong tawag nga ba doon? There's a one word na would describe this. Yun! Nasabi niya, ano, basahin mo yung key Easy Mix. Nakuha niya yung nasa... Ismo! Yan nga yun! Ang galing mo talaga, Easy Mix! Sige ka, pronounce mo. Revolution! Nabubulong tuloy ako. Ayun, ano to? Revolutionize. Pabira ka. Yes, mabasahin mo dala, hindi mo pa. Yun. So, nabubulo na ako doon. Hindi ka pala kainom ng wine yan. Ikaw pa yung nabubulo ka pa yan. Ano? Thank you, Maki. Thank you very much. Ikaw talaga maasahan. Mismo, ang lupit talaga ni Easy Meal, no? Grabe yun. Ito. Romel, follow through ka. But before ito na yung matindi na ito. So I'll go for the personal questions already. Pero maiksi na ito. We're almost done, OLY. Pero I need your 100% focus here. So Romel, ano? Game. Game na? Okay. Yes. This is, I don't know, it's like a psych test, pare. So this yes. would definitely know you, will know you better. So yeah, we have prepared, definitely you'll know this. We have prepared a series of questions which we'll ask in rapid succession to reveal your true nature to get to know you better. Okay. So alam mo na to, get mo na to. So you have 5 seconds to answer per question before we move on. So isa-isa ko na. Romel, anong batay mo ako? Baka may maskip ako. So we'll start. OLY, game? So yeah, what is your idea for perfect happiness? Good health for my family.
What is your greatest fear? To lose my family. Okay. What is the trait you most deplore in yourself? I accommodate too much. What is the trait you most deplore in others? Liars. Yo, tama nga naman, tama naman, tama. Which living person do you most admire? My mom. Okay. What is your greatest extravagance? Wines. Okay, well, what is your current state? What is your current state of mind? Contented. What do you consider the most overrated virtue? Uy, ano bang virtue? Hindi ko alam. Pwede bang virtue? Virtue is something like good characteristic. Parang gano'n. Oh, di ba si Romel nag overrated? Ano ba? You can skip, ha? You can pass. Pag gano'n. Okay, pass ako dyan. Pass ako okay. Dyan, sorry. Okay, go ahead. On what occasion do you lie? I don't lie. Okay. What do you most dislike about your appearance? My eye bags. Really? Which tama? Okay. Kasi you're not a morning person, so you don't sleep at all. So basically, sa alo ka lang sa gabi ka gising. So yan yung reason. Which Bawi living person? Yon. Halap ka namin, halap ka namin. Kasi lahat, alam mo ba, wala kaming honestly, wala kaming sponsor sa photography group. Puro pang-makeup, well, pang-paganda na kukuha namin. Beauty products. Okay. Sana pa nagtagan. Okay, so which living person do you most despise? Mabigat to. Living person I most despise, pass din. Okay. What is the quality you most like in a man? Reliability. Okay. What is the quality you most like in a woman? Nurturing. Okay. Which words or phrase do you most overuse? Sobra. Yeah. What or sinasabi yun? Or super. What, yeah. Okay. What or who is the greatest love of your life? Of course, given naman to sa... Oo. Baka hi ninyo na din ba siya? Okay. Yun. When and where were you happiest? To be honest, right now. Okay. Which talent would you most like to have? That's a good question. Siguro I would like to know how to sing. Oh, okay. Pareho tayo daw, brother. Mukhang hindi binibigay na ano na. Binigyan lang tayo. Oh, gusto ko yun. Okay, if you could change one thing about yourself, what would it be? So if you could change one thing about yourself, what would it be? I think I should be sobrang kasi akong hot tempered. Sana hindi ako sobrang mainitin ulo. Yun. Work related, I guess. Okay. Wala, normal yan, dude. Normal lang yung perfectionist yun eh. Pag trait ng perfectionist, so mainitin ulo. What do you consider your greatest achievement? I think that I raised my kids well. Yes. If you were to die and come back as a person or a thing, what would it be? Oh, I would like to be
I don't know. I think I would like to be something that flies. Maybe I would like to be an eagle or something like that. I don't know. I just have that. Buti, ano. Buti okay. Diretso mo. I could be an insect too. Kaya buti lang diretso mo. Something that flies. Saglit lang buhay doon. Okay. Medyo mataas ako. Mataas-taas. Okay. Where would you most like to live? To live? Yeah, a place. Where would you most like to live? Probably. Well, I wanna live in a vineyard in Italy or in France. Related to vineyard. Why? What is your most treasured possession? I think my family or Metrophoto siguro. Pero yeah, my family. Ah. What do you regard as the lowest depth of misery? I think something that happened or has not happened or like something lang na parang imagine could something be. Ano. It could be up from everything that's precious to you. Okay. Okay, next. What is your favorite occupation? Occupation. Favorite what? Sorry. What is occupation. Your favorite occupation? Being a dad. Wow. What is your most marked characteristic? Marked characteristic. I'm very persistent. Mm-hmm. What do you most value in your friends? Their time. Yeah. Who are your favorite writers? Who are my favorite writers? Pwede ba si Atticus? Ayun, wala kaso. Pero you'll be surprised. I asked all this question. Tines ko yung question na to kay Romel. And I was surprised sa kung sino yung favorite writer niya. Ha? Huwag na mo na sabihin. Mabaya natin. People would not ask that too. Pero ano, the chat is quiet. Everyone's listening to you right now. Oh, why? Who is your hero of fiction? Hero of fiction? Christopher Nolan. Christopher Nolan. I know the name, pero hindi ko matandaan. It's an Inception guy. Oh, okay. Okay. You know, you watch too much Netflix na para. Tahala yung sagot mo. Netflix guy ka na. Okay. Sobrang idol ko yun, kaya ako nga dinareferensya sa lahat eh. Sobrang ano. Which historical figure do you most identify with? That's a good question. And I think it would be... Let me see. I just want to make sure. Maybe Dwight Eisenhower? Or... All right. Not expecting that, but that's a good one. Nasaan ba ako, Romel? Number? Who are your heroes in real life? Number 30. My heroes in real life? Definitely my mom. Okay. What are your favorite names? Tutok. That's what they call me when I was young. Yun ang pangasar sa akin. So, okay. Tutok. Okay. Tutok, what is that? What is that you most dislike? Name? Okay. Sorry. What is it that you most dislike? Waiting. All right. Okay. What is your greatest regret? What is my greatest regret? Yeah. I don't know. Maybe knowing what I wanted in life early on. Okay. I guess I wasted so much time not knowing what I wanted. How would you like to die? How would I like to die? Parang peacefully. Parang with my, hopefully with all my kids around, with a glass of Pinot Noir.
Okay. Okay. That's visual. That visual oh, is called the itsura. That's okay. Yeah, I can imagine parang, that. Like ano lang, like really ano, para bang ano, like I would like to decide on it na parang okay, I'm too tired, I wanna like die now, parang. Alright, yeah. Pull the plug. Peacefully. Alright, so peacefully. Sa talagang at your own time, at hindi yes, minadali, yes. Hindi, yeah, that's cool. Okay, ito parang ano to eh, parang yung last question is actually last two, yung isa si Romel lang dagdag eh. So the last one for me is, what is your motto? Ah, okay. Profitability and pride is the enemy. Ay, sorry. Perfection and pride is the enemy of profitability. Oh. Oh, tindi. So sundan na natin ang last ko. Ito si Romel na last ha. Hindi ako nag-ano. Sundan na natin. Sir, what is love? Yan. Amir. Parang slam book ginawa. Love is the greatest and the best thing in the world. Yo. Okay. Diba? Wow. Great oh. Job, Oli. This is one yes, more question. Yes, because of love. Yes, tama. Tama yung question. Anyway, Loli, so you survived all 35 and plus one questions. So last one question for me, and we'll be asking the if you are talking to someone right now who is just starting and has no idea about weddings, what would be your best advice for him or her? You have to love what you do. So that's the only way, you have to know what you do, no matter what comes your way, you will overcome it. So it's not like, you know, no matter what challenges there are or maski good or bad, if you love what you do, then all of those will not matter. You will proceed as you plan. Yun. Ano, solve ka, Romel? Partida so, pa yun. Naka-wine pa yan. Naka-wine pa yan. Yun pala ang bala kay Sir Oli, no? Wine pala eh, no? Wine, no? Yun na nakita ko, hindi ginawa ng ibang show eh. Pinainom siya ng wine eh. Kaya sabi ko oo. Kanina, sige, yung drink wine. Diba? Saktong-sakto. Hindi. Alam niya. Diba? Okay, you know this. The only time you would know the real person is by the time he drinks alcohol. Yun yung totoo eh. That's his most part na nagiging open yan. So yun nga. Yes, loosen up. Yeah. Yun. Anyway, Romel, so any question from the dot then or let's see kung mayroon pa tayong mga na-skip. Siguro let's meron. Check. Okay, Lester, there's one for Lester. Yes, sir, may tanong si Lester. Sir, ano pong ginagawa niyong trick kung meron kang naispatan na magandang kunan kaso masasama sa frame yung isang photo or videographer? Tatight mo na lang, I think. A-angle ka. Pag bunyari ba, may masasama sa frame, parang kailangan, yes, you have to parang adjust your angle. So, madali lang naman yun. Parang if you're, pag sanay ka na, adjust ka na lang. Lalo na pag photography, madali lang naman. No? So, parang, either you shoot tight, you shoot upwards, ganyan. Okay po. Then, other same question. I think the same question rin yung kay Reynald. Ganun rin yung photo bomber. How do you handle photo that? Let's see kung meron pa ba. Yeah, I guess we're done. Everything is... you survived the... we started yes. 8 and yes, we finished almost you. 11, see? And I think this is your longest interview. let me thank first on Oli. Thank you very much, my friend, for giving us a chance to know you better and invite you to this silly show of ours. Na kahit wala kaming kinikita dito, but we're having fun. But the most of all, we get to inspire people who's starting yes, up po. And who comes dun mga nagsisimula talaga. So lalo na with our current situation, we need to inspire people, and this is what we do. This is how we do it now. That's why I invite people who could tell them the right thing. Ayoko, hindi, that's why I just don't invite anyone else here na parking magaling. Maraming magaling po.
pero iilan lang naman ho yung talagang who could inspire and talaga you did the job already. Kumbaga hindi they baka they did the kumbaga they did the walk already. So hindi mo basta-basta pwede questionin yung mga experience nila. And that's why we invited OLY RUIZ. And now mas kilala ko si OLY in terms of personality, maswerte, mabait, masipag. Marami kaibigan. Yun ang pagkakilala ko. So Romel, about you? Yun, so syempre Sir OLY, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, sa aming munting show at bibigyan ng inspirasyon sa mga kapwa naming, mga, hindi naman siguro mga nagsisimula, mga medyo matagal na rin sa wedding photography industry, na marami kaming magandang aral na mga napulot, lalo-lalo sa mga sinermo. Maraming salamat po. Pero may habol pala ka. Sige. Pero one more, meron pa pala. Anong requirements to join a Metrophoto group? Dako po. I'm sure people would love to know that. What are the requirements to join your group so that they could prepare ko talagang ano? Ano rin 'yan eh. Totoo, it's a little bit of luck, no, to join us kasi ang wala kasing one process except pag nagpapa-employment kami. There's no one process to be able to join us. Parang yung iba through a friend, parang ni-recommend. Minsan parang nag-post lang kami na kailangan namin, parang yan. So, iba-iba siya. But I think, it's really, aside from luck, it's really parang as seeing determination. Kasi parang, kung matyaga ka na parang ask, may iba kasi ask ng ask, meron sa amin tatlong beses nag-apply, nung pang-apat na, in-accept na namin, parang ganyan. So, it's really, we're looking for yun na, more of personality, yung parang alam namin na masipag, matyaga, hindi kailangan magaling eh. Kasi lahat natuturo naman. So, parang, yung culture sa Metrophoto talaga, kailangan conducive, nandito tayo to help each other out, not para magaling ka. Kaya pag may nagpapadala sa akin na, sir, baka pwede akong sumali, eto yung pictures ko, parang ganyan-ganyan. Parang, wala naman ako pakailam doon sa pictures talaga. So, parang, hindi, that's not the right approach eh. Parang, you have to parang find a way for us to recognize how good of a team player you are. Parang gano'n. Mm-hmm. Kaya na, ma-entice kami to hire you. Parang gano'n. Guys, take note of the word team player. Hindi kailangan magaling, maging team player. Tama rin kasi okay na yung kumuha sila na hindi magaling kasi pwede ito. Mas mahirap nga kumuha ng magaling kasi may sungay na rin yun. Totoo, ganyan. Oh. Manunuwag pa yun, manunuwag yun. Walang kailangan magaling sa amin, parang we're all collective, parang ganyan. So kung sa win ng isa, win namin lahat yon, parang ganyan. It's not about, tama, hindi lang about me, masaya ako si OLY, parang it's all about us, parang ganyan. Kaya masaya kami. Yun, so may pag-aasa ako. Naman! Iba yung style mo din eh, di ba? Through a show eh. OLY, I warned you. Okay? It's a warning. Wala. Grabe ka. Akala ko pa naman, iba-vouch mo. Pero, tapos may no warning. No, I'm warning him na masobrang galing yan kukunin mo, brother. Baka matagal lang ka ng trabaho. Ayun, so, any parting words for all the viewers and all the people who's been watching kanina pa? So, yes. So, yeah. So, i-replug ko lang muna yung guys, yung kay Bill. Yep. Ulitin ko lang, no? So, please check, Parc and Romel will also post the details of that. Si Fimi. Yeah, we'll post that. Yeah, I hope he recovers very well and very fast. Aside from that, guys, you can check my Patreon channel if you want to really like fast track your photography career or at least your photography skills lang. You can subscribe to my Patreon channel. It's www.patreon.com/metrophoto. And thank you so much, Parc and Romel. What you're doing here in this show, I know, maski hindi kayo bayad, hopefully magkaroon kayo maraming sponsor. Uy, marami. I'm sure this helps a lot of people, especially in this time of pandemic. And I'm super happy to be here. I really enjoyed it. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Hindi ka namin alam how would you take the show. Hindi ka namin kasi kaya pinanood namin sa ako. I hope you enjoyed it. Hindi ko alam kung sanay siya sa long format kasi nakita ko, yung mga, the longest is
interview he had is, I think, 20 minutes or 30 minutes the 30 most. 30 minutes? Pero based on our experience, wala pa naman nakakapansin na tumatagal sila ng mga dalawa o tatlo oras dito kasi sa kwento. Parang alam mo, hindi lang na yung mga yun nahiya mag-ask yun. Eh, syempre, ikaw, hindi ka na nahiya. So, parang yun. Hindi ko, dude, I'm like you. Hindi ako kailangan, I need to be persistent. Hindi ko kailangan bahiya kung maganda naman ang pakakalabasan. Di ba? Yun. Shout out to Al Martinez. Uy, si Boss Al. Boss Al, Papi Al, nako. Yes. Magandang gabi. Anyway, guys, thank you sa all my friends. Yun. Maraming salamat, guys. And again, we're closing the show. Maaga kami natapos. Ay, teka. Baka na muna tayo. Magpicture muna tayo kay Sir Oli. Naku naman, baka mamaya. Huwag mo muna paalisin si Oli. Huwag dito sa live. Huwag mamaya. Hindi tayo mapapashoot. Mamaya tayo. Takot ka daw. Wala. Kasi nagkakwento siya kanina, Oli. Hindi mo daw siya pinagbihan sa selfie. Kasi hindi pa kami prepared kanina eh. Hindi pa nakakayos si Oli. Cancel, sisirain mo pa yung ano niya. Look. Anyway, guys, that's episode 9 with OLY RUIZ. That's Metrophoto. And good night. Yes. And we're done. Thank you very much. Thank you. Oli, maraming salamat. Romel, great work. Salamat po. Peace.